Tumunog ang intercom sa opisina ni Lucas Amonte. Napukaw ang pag-iisip ng binata habang nakamasid sa tahimik na siyudad ng Puerto Princesa. Mula sa dingding na salamin ng kanyang opisina na nasa pinakamatayag na gusali sa gitna ng lungsod. Muli pang tumunog ang intercom bago pa pinindot ni Lucas ang pulang buton. Yes, Marie? Sir, nandito na po si Mr. Villegas. Tugon ang sekretarya. Sige, papasukin mo. Pumwesto si Lucas sa kanyang executive desk at hinintay ang pagpasok ng panauhin. Ilang saglit lamang ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakaitim na pantalong maong, puting t-shirt at itim na leather jacket. Hinubad nito ang suot na sunglasses nang ganap ng makalapit sa mesa ni Lucas. Kumusta ang lakad mo? Tanong ni Lucas matapos paupuin ang bisita. Positive, sir. Anang lalaki? Pagkway inabot kay Lucas ang hawak na maliit na brown envelope. Nandyan ho ang lahat ng impormasyong pinakukuha nyo. Binuksan ni Lucas ang brown envelope at inilabas ang mga laman. Larawan ng isang pamilyar na lalaki ang agad na tumambad sa kanyang paningin. Kagyat na kumunot ang noo ni Lucas sa napagmasdan. Mahigit 17 taon na ang nakakaraan. Kung susumahin, marahil ay nasa 47 hanggang 48 lang ang edad ng lalaking nasa larawan. Ngunit sa itsura, malaki ang itinanda nito. Marami ng puting buhok sa ulo. Lumaki ang tiyan at prominente na ang mga pileges sa mukha. Wala na ang bakas ng palalong kagwapuhan at kakisigan na taglay nito noon. Ngunit hindi pa rin maikakaila na iyon si Leandro Monreal. Natunog pa lang ng pangalan ay sapat na upang magapoy ang galit sa dibdib ni Lucas para sa lalaki. Hindi niya napigil ang pagtatagis ng mga bagang habang pinagmamasdan si Leandro Monreal na ipinagtaka ng kaharap na upahang detective. Wala itong ideya sa tunay na interes ni Lucas sa mga taong pinasubaybayan. Gayunman, nagsimula itong magpahayag. Iyan si Leandro Monreal, mula sa angkan ng mga politiko sa San Isidro Occidental, Mindoro. Nabiyudo siya, isang taon makaraang ikasal sa socialite na nagngangalang Nikki Lim. Hindi na siya nag-asawang muli, bagamat nagkaroon ng ilang nakarelasyon ay ipanandilian lamang ang mga yon. Siya lamang sa kanyang pamilya ang hindi pumasok sa politika. Mas ninais niya na pamahalaan ang mga negosyo ng mga Monreal dito sa Maynila. Hindi nagpakita ng malaking interes si Lucas sa mga isinaysay ng detective. Alam na niya ang mga detaling iyon. Binitawan ng binata ang unang larawan at minasda ng isa pa sa anim na larawang nasa envelope. Si Leandro Monreal pa rin sa ibang anggulo. Kuha habang pasakay sa itim na Mercedes-Benz nito. Ang pangatlong larawan ay saglit na nagpanganga kay Lucas. Side view ng isang babaeng naka-pink na jogging outfit. Nasa akto ito ng pagtakbo. Na-capture ng kamera ang pagsusway ng mahaba at itim nitong buhok sa ere, na lalo lang nagdagdag sa kaakit-akit nitong anyo. Animoy kinasabikan ng binata na mapagmasdan ang mukhang iyon sa close-up shot. Mabilis siyang naghagilap sa mga natitira pang larawan. Kagyat na nahuli ng kanyang mga mata ang hinahanap. Kuha ng babae na nakaharap sa kamera, bagamat hindi ito nakatingin sa lens, dahil hindi nito alam na palihim itong kinukuna ng inupahang detective ni Lucas. Sa anggulong iyon, nakasalampak sa damuhan ng babae. Waring napagod ito sa pagjajaging kaya saglit na nagpahinga. Gayunman, sa kabila ng pagkahapong nakabadya sa anyo nito, ay hindi kayang tabunan ang taglay nitong natural na kagandahan. Mapa side view o front view. Maganda talaga ang babae sa larawan. Malaanghel na kagandahan. Inosente ang dating at kabigha-bighani ang taglay na apil. Ewan kung bakit may nabuhay na piping pag-asam sa dibdib ni Lucas na sana'y hindi totoo ang kutob niya na ang babae ay anak ni Leandro Monreal. Ngunit nabigo si Lucas sa inaasam nang muling magsalita ang detective matapos masulyapan ang larawang pinagmamasdan. Yan si Jenna Monreal, nag-iisang anak ni Leandro Monreal. Magdi-18 na sa susunod na buwan. Nag-aaral siya sa Ateneo de Manila. First year business administration. Nandyan sa envelope ang kanyang class schedule at iba pa niyang extracurricular activities. May nobyo na ba siya?
Ewan kung bakit biglang isiningit ni Lucas ang tanong na iyon. Hindi rin niya maintindihan ang sarili kung bakit nagkaroon siya ng interes na alamin ang aspetong iyon ng pagkatao ng anak ni Leandro Monreal. Ayon sa taong nakunan ko ng impormasyon, masyado raw stricto at overprotective yung si Mr. Monreal sa anak na dalaga. Pinagbawalan daw nito ang anak na makipagnobyo hanggat hindi tumutungtong sa edad na 18. Gayunman, pwede siya magpaligaw. Sa katunayan, nasaksihan ko mismo ang pila ng mga manliligaw ni Jenna Monreal tuwing araw ng Linggo. Hindi naman katakataka na aligiran ng gayon karaming bubuyog ang nag-iisang bulaklak ni Leandro Monreal. Dahil talaga namang napakaganda at napakakinis, lalo na sa personal. Sinupil ni Lucas ang kasiyahang nadama sa impormasyong iyon. Wala siyang karapatang magkaroon saan mang sulok ng damdamin ng anumang romantikong isipin para sa Jenna Monreal na ito. Isang damdamin lang ang dapat niyang pairalin para sa dugo at laman na ito ni Leandro Monreal. Puot at walang kaparis na pagkamuhi. Dahil ang pinakamamahal na anak na ito ni Leandro ang gagamitin niya sa planong paghihiganti sa lalaki. At ngayon pa lang ay tinitiyak na niya na aanihin ni Leandro ang lahat ng puot sa kanyang dibdib na nakuyom sa mahigit 17 taon, kaya ngayon nagngangalit ng husto upang makaalpas. Malapit nang sumabog ang kanyang galit at paghihiganti, isinusumpa niya na ipalalasap niya sa anak ni Leandro Monreal ang lahat ng kalapastangan ng ginawa ng ama nito sa kanyang ate Regina. Nang umalis ang detective, makaraang isyuhan ni Lucas ng cheque na may pasobrang halaga bilang bonus sa magandang trabaho. Muli niyang diniina ng buto ng intercom upang tawagin ang atensyon ng sekretarya. Sir? Sagot sa kabilang linya. Pumasok ka, Marie. Yes, sir. Saglit lang at nasa harapan na ni Lucas ang matapat na kalihim. Pakiprepare mo ang lahat ng mga papeles, letter and checks na kailangan kong pirmahan para sa susunod na buwan. Natigilan ang sekretarya. Aalis kayo, sir? Paniniyak nito. Ganoon ang dialog ng gwapo at batang-batang may-ari ng Samonte Gold Mines kapag nakatakda itong mawala ng matagal. I'll be taking a vacation soon. Well, I'm glad na naisip mo rin ang magpahinga, sir. Mula nang magsimula ako magtrabaho para sa inyo 5 years ago, ni minsan hindi mo naisip ang bakasyon. Lagi kang subsub sa trabaho. You really deserve a break. Ikinubli ni Lucas sa isang ngiti ang tunay na nasa isip at damdamin. Kung alam lang ni Marie na hindi tunay na bakasyon kundi isang pakikibaka ang kanyang pupuntahan. Sa tagal ng ipinagserbisyo ni Marie sa kanya, komportable na itong makipag-usap sa kanya ng ganon. Hindi naman kasi bossy ang dating ni Lucas sa kanyang mga tauhan. Hindi niya kinakalimutan na nooy isa lang din siyang tauhan na tulad ng mga ito. Swerte, sipag at tiyaga lang at matinding hangaring umangat sa buhay para sa isang misyon ang kanyang sandata, kaya narating niya ang kinalalagyan ngayon. Pakiset mo na rin ang meeting ko sa mga tao before the end of the month. Gustong tapusin ni Lucas sa mga importanteng trabaho bago umalis dahil hindi siya nakakatiyak kung kailan makakabalik o kung makakabalik pa ba siya sa kasalukuyang buhay matapos may sakatuparan ng kanyang mapanganib na misyon. Ngunit hindi alintana ng binata kahit buhay man niya at kalayaan ang maging kapalit ng gagawing paghihiganti. Ang tanging masidhi sa damdamin niya ay ang may paghiganti ang nasayang na buhay ng kanyang ate Regina dahil sa kalupitan ni Leandro Monreal. Ngayon, ang kalupitan niya naman ang kakamtin nito. At si Atty. Pascua, pakikontak mo na rin. Kakausapin ko siya sa Friday pagkagaling ko sa minahan. Is that all, sir? For the meantime, yes. But I guess, marami pa akong dapat i-endorse sa'yo bago ako umalis. Bakit, sir? Hindi na ba kayo babalik? May himig pagbibirong pakli ni Marie. Ngumiti lang si Lucas. Paglabas mo, pakitawag mo na rin si Jigs. Pakitin mo rito. Driver, katiwala, bodyguard, kanang kamay, kaibigan, confidant. Ito ang mga papel ni Jigs sa buhay ni Lucas. Sa lahat ng tao na kapaligid sa kanya sa kasalukuyang mundo, bukod tanging si Jigs lang ang nakakaalam ng buong kwento ng buhay ni Lucas.
dahil si Jigs ang kasakasama niya noong nagsisimula pa lamang siya. 16 anyos lang noon si Lucas nang matuto siyang magsasama sa mga pagpapalaot ng mga mangingisda sa kanilang baryo sa San Isidro Occidental, Mindoro. Sa ganoong paraan, nakakaipon siya kahit paano para sa sarili at nakakaambag sa pang-araw-araw na pagkain ng tiyahin at tiyuhin na nagsikap na mapagtapos siya ng high school. Ngunit hanggang doon na lamang, hindi na kaya ng mga ito na siya pagkolehiyuin, ngunit hindi na wala ng pag-asa si Lucas. Sa sariling sikap, gusto niyang makamit ang mga pangarap. Pinasok niya ang anumang trabahong mapagkakakitaan, pahinante ng mga biyahero, upahang tagaigib ng mga kapitbahay, tagagapas ng palay tuwing anihan, ngunit madalas alalay ng mga mangingisda. Padalas nakakarating sila hanggang Palawan at dito niya nakilala si Jigs. Iniligtas niya ito sa tiyak na pagkalunod ng mahulog sa sinasakyang bangka ang isang grupo ng mga minerong tatawid patungong Isla Tabang kung saan naroon ang minahang pinagtatrabahuhan ng mga ito. Sa pagkakasagip niya sa buhay nito, labis na tumanaw ng utang na loob sa kanya si Jigs. Nang malaman nito ang hangarin niyang makakita ng isang permanenteng pagkakakitaan, kinumbinsi siya nito na sumama rito sa minahang pinagtatrabahuhan. Sumama siya kay Jigs at doon nagsimula ang lahat. Nagsikap mabuti si Lucas at nang makaipon ng sapat ay umalis na siya ng minahan at sumubok na magtayo ng accessory shop sa isang resort sa Palawan. Natuto na rin siyang mag-ikot-ikot sa iba't ibang minahan upang mamili ng iba't ibang uri ng bato, kabilang na ang mga semi-precious stones. Naging katulong niya si Jigs na tulad niya ay umalis na rin sa minahan upang tulungan siya sa kanyang negosyo at ang mga magulang nito at mga kapatid. Nang mag-branch out si Lucas sa iba pang isla, dumami pa ng dumami ang kanyang mga upahang manggagawa. Mabilis ding dumami ang pera ng binata. Muli siyang nakapag-aral. Ngunit mas tinutukan niya ang pag-aaral tungkol sa mineralogy dahil ipinangako niya sa sarili na balang araw, magkakaroon din siya ng sariling minahan. Sa patuloy na paglago ng kanyang negosyo, hindi naging mahirap para kay Lucas na makamit ang pangarap na iyon. Pagkaraan ng ilang taon, nakabili siya ng isang malawak na lupain sa isang bulubunduki na sakop ng Timog Palawan at sa tingin niya ay may potensyal na pagkunan ng iba't ibang uri ng mineral. Ngunit higit pa sa inaasahan ang natuklasan ni Lucas nang pasimulaan ang paghukay ng nabiling property. Naninilaw ang ilalim niyon. Ibig sabihin, mayaman sa ginto ang lupa. Iyon ang tunay na nag-akyat at ngayon patuloy na nag-aakyat ng kayamanan kay Lucas. Sino nga ba ang makapagsasabi na ang dating pobreng binatilyo na umalis sa San Isidro ay kahilera na ngayon na mga milyonaryong minero sa Palawan? Baka nga mas mayaman pa siya ngayon sa mga Monreal na umapi sa kanila ng kanyang ate Regina. Kaya ngayon, handang-handa na si Lucas na labanan ng mga ito. Kumpleto na siya sa mga kailangang sandata. May kumatok sa pintuan. Pagkway bumukas ang pinto at pumasok si Jigs. Ipinapatawag mo raw ako, boss. Yon ang nakasanayang itawag sa kanya ni Jigs. Sa laki ng naitulong niya sa pamilya nito, karapat-dapat lang daw siya sa ganoong katawagan na nung una'y tinututulan ni Lucas. Hindi isang tauhan lang ang tingin niya kay Jigs. Itinuturing niya ito na isa ng kapamilya, isang kapatid. Ngunit naging komportable na sa dila ni Jigs ang pagtawag sa kanya ng ganon. Kaya nang lumaon, nasanay na rin ang tenga ni Lucas. At upang hindi na maasiwa, itinuring niya na lamang iyong bahagi ng mga pagbibiro sa kanya ng kaibigan. Maganda ka na. Luluwas na tayo ng Maynila 2 linggo mula ngayon. Natitigil ang napatitig sa kanya si Jigs. Alam nito kung ano ang pakay ni Lucas sa Maynila. Desidido ka ba talagang ituloy ang binabalak mo? Alam mong nagsikap ako ng gusto sa kinalalagyan ko ngayon para lamang doon. Walang saysay ang lahat ng ito kung hindi ko mabibigyan ng katarungan si Ate Regina. Masigasig ang tono ni Lucas. Hindi kumibo si Jigs. Kung natatakot kang madami sa gagawin ko, hindi kita pipiliting sumama sa akin. Sabi ni Lucas, kagyat na umiling si Jigs. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Alam mong kahit buhay ko, handa kong itaya para sa'yo, boss. Matapat nitong pahayag.
Umilaw sa kasiyahan ang mga mata ni Lucas. Talagang maaasahan niya ito. Ipacheck up mong mabuti ang yate. Gusto kong matiyak na walang magiging trouble ang gagawin nating paglalakbay. Ipahanda mo na rin ang rest house. Tumango naman ang lalaki at agad na tumalima. Abala ang lahat ng tao sa mansyon ng mga Monreal sa Las Piñas. Nililinis at pinagagandang mabuti ang buong kabahayan. Partikular na pinalalamutian ang lawn kung saan gaganapin ang marangyang paghahayag sa buong mundo nang nag-iisang prinsesa ni Leandro Monreal ay dalaga na. Bukas, nakatakdang ipagdiwang ni Jenna Monreal ang kanyang 18 taong kaarawan. Excited na ang dalaga para bukas. Handa na ang lahat. Naipamudmud na niya ang mga imbitasyon noon pang isang linggo. Humigit kumulang sa 200 bisita ang inaasahan niyang darating. Ngunit hindi lang ang mga bagay na iyon ang labis na nagdudulot ng pananabik sa puso ni Jenna para sa okasyon bukas. Higit ang nadarama niyang excitement sa ideya ng pagbubukas kalayaan sa kanya ng ama simula bukas. Dahil ang ibig sabihin noon, pwede na siyang mag-boyfriend. Pwede na niyang sagutin si Neil. Si Neil ay isa sa mga matyaga niyang manliligaw na mayroon ding pitak sa kanyang puso noong una pa man. Lamang ay ayaw niyang sumira sa pangako sa kanyang papa na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi siya tumutungtong sa edad na 18. Kaya ang tanging niyang nagawa ay bigyan ng pag-asa si Neil. Natatanggapin niya ang pag-ibig nito sa sandaling tumuntong siya sa edad na itinakda ng ama. At bukas na iyon, kahapon, sa pagdalaw sa kanya ay ipinaalala pa sa kanya ni Neil ang tungkol sa pangako niya rito. "Don't worry, Neil. Hindi na magbabago ang nakalagay sa imbitasyon. You'll be my escort for the whole night." Hindi direktang sagot niya. Ngunit ibig makatiyak ng lalaki. "And for your whole life?" "Sa debut party ko nasasagutin ang tanong mong yan. Itanong mo uli sa akin when you dance with me. I'd like it to be as memorable as my 18th birthday." Malapad na napangiti si Neil. Natitiyak nito ang positibong tugo ng dalaga base sa nabasa niyang kahulugan ng mga salita nito. Konting paghihintay na lang ang kailangan. Sa kabila ng pangamba sa di mapigil na pagdadalaga ng nag-iisang anak, hindi may kakailang excited din si Leandro sa pagdating ng kaarawan ng kanyang prinsesa. Nagpagawa pa siya ng espesyal na terno na isusuot para lamang sa debut party ng unika iha. "Wow! Ang pogi naman ng papa ko!" Hindi napigil na ibulalas ni Jenna na isinusukat ang damit na kakukuha lamang sa couturier nito. "Bagay ba?" Lumapit si Jenna sa ama, saglit na inayos ang kwelyo ng Amerikana. "Bagay na bagay! Sinong magsasabing you're nearing 50? You look 10 years younger in that suit pa." "Thanks. Kahit alam kong binubola mo na naman ako." Pabirong sabi ni Leandro. "Of course not. Alam mo pa, para sa akin, you're still admirable. Kung gugustuhin mo lang, pwede ka pang mag-asawa ng 3. Tumawa si Leandro. Pagtawa na kung susuriin, salat sa tunay na kaligayahan. "Ikaw talaga? Masyado mong binibilog ang ulo ko." Pasalampak na naupo si Jenna sa gilid ng kama na nasa gawing likuran ng ama na nakaharap sa malaking salaming nasa gilid ng closet nito. "No kidding pa," seryosong sabi niya. "Bakit nga ba hindi ka na nagkasawa uli?" Iyon ang unang pagkakataon na nagkalakas loob siyang tanungin ng ganon ng ama at naisip niya, dalaga na nga siya. Kaya na niyang kausapin ng ganoon kaseryosong bagay ang ama. Tanda lang na nagmamature na nga siya. "Well, kung ako ang inaalala mo, I assure you na maintindihan ko." Dugtong ng dalaga nang hindi agad nakasagot ang ama. "Hindi naman ako katulad ng ibang solong anak na ayaw magkaroon ng kaagaw sa pagmamahal ng magulang. Kung saan kaliligaya, hindi ako tututol. In fact, I'll be happy kung magkakaroon ako ng bagong mami na mag-aalaga sa iyo at sa akin." "Bakit? Hindi ka ba masaya na tayo lang dalawa?" Hinuhubad na ni Leandro ang coat nito. Mabilis na napatayo si Jenna upang tulungan ang ama. Ganon siya kalambing dito.
Hindi naman sa ganon ang ibig kong sabihin pa. Ikaw lang inaalala ko. I want you to be happy. But I'm happy, iha. Maiksing tugon ni Leandro. Tinitigan ni Jenna ng diretso sa mga mata ang ama. Doon niya madalas masinag ang kalungkutang ikinukubli ng pagkatao nito. Maybe, but not really happy. Pagkasabi nyo'y tinungo niya ang closet at inihanger ang coat na hinubad ng ama. Ano bang pinagsasabi mo? Nakatawa pa rin pakli ni Leandro na ngayon kinakalas naman ang necktie nito. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May plano ka bang magtanan pagkatapos ng debut party mo? Bigla niyang nilingon ang ama. Papa! Nabaghang bulalas niya. Why did you say that? Wala. Naisip ko lang na baka kaya gusto mo ako mag-asawa uli ngayon eh para hindi ako mag-isa kung sakaling iwanan mo na ako. Of course not. Ni hindi sumagi sa isip ko yan pa. Alam mo namang wala akong boyfriend, di ba? Pero alam ko rin na bukas din ay magkakaroon ka na. Am I right? Namula si Jenna. Bigla siyang nag-guilty sa tinurang iyon ng ama. Wala pa siyang sinasabi rito pero marahil ay nakakahalata na ang kanyang papasa, espesyal niyang pakikitungo kay Neil. Magagalit ka ba kung sakali pa? Magagalit? Of course not. Ayokong sabihin mo na wala akong isang salita. Nangako ako sa'yo na pagtungtong mo ng 18. You're free to have a boyfriend, provided it will serve as an inspiration to your studies and not as a hindrance. Pagkway malalim na nagbuntong hininga si Leandro. But of course, hindi mo mayaalis sa akin ang mangamba. You're my only daughter. Ako ang higit na masasaktan kung sakaling may mangyaring masama sa pagpalaot mo sa buhay ng isang ganap na dalaga. Trust me, Papa. Ani ang kinindata ng ama. I know how to fight them all. Mana ako sa'yo, diba? Matapang? Ngumiti lang si Leandro. Ngunit sa loob-loob niya, matagal na niyang kinalimutan ang katapangan mula pa noong masira ang buhay ng isang inosenteng dalaga nang dahil sa kagagawan niya. Kinabukasan, masiglang gumising si Jenna ng umagang iyon. Matapos batiin ang sarili ng maligayang kaarawan, lumabas siya sa kanugnog na terasa ng kanyang silid upang sumagap ng pang-umagang hangin. Nasorpresa siya sa tanawing na masdaan sa kanilang bakuran. Magandang maganda ang buong paligid. Bawat puno ay maraming nakasabit na ilaw. Bawat halaman ay puno ng sari-saring palamuti. Ang munting entablado ay nakatayo na rin sa isang bahagi ng bakuran na tanaw mula sa lahat ng sulok ng kabahayan. Sa ayos ay mukhang handang-handa na nga ang buong kabahayan para sa malaking pagdiriwang mamayang gabi. Batid ni Jenna na nagpuyat ng gusto ang mga kawaksi upang mapaganda ng gayon ang pagdarausa ng kanyang piging. Alam niya, ang lahat ng kasambahay ay nagnanais na mabigyan siya ng kasiyahan sa kanyang espesyal na araw. At alam niya na hindi mabibigo ang mga ito. Dahil ngayon pa lang, damang-dama na niya ang kasiyahan. At titiyakin niya na walang sino man o anuman napapayagan niyang sumira sa nadarama niyang kaligayahan sa araw na ito. Makaraang masiyahan sa magandang tanawin, nagpa siya ng mag-shower ang dalaga. Nagtagal siya sa banyo, tiniyak na malinis at mabangong mabango ang katawan bago ipinas siyang tapusin na ang paliligo. Nagtagal din siya sa pag-aayos sa harap ng salamin. Nagpaganda siya ng gusto. Isinuot ang pinakabago niyang summer dress. Ibig niyang maging maganda ang pagsisimula ng kanyang araw kahit nasa gym lang naman ang tungo niya upang umattend ng kanyang aerobic class. Matagal-tagal na rin siyang nag-aerobics, pampasigla at ehersisyo na rin kaya lalo siyang sumeksi. Katawan ng isang tunay na dalaga. Matapos mailagay sa kanyang knapsack ang mga gamit sa pag-aerobics, ipinas siya ng bumaba ni Jenna upang sumabay sa ama na mag-agahan. Lingit sa lahat, kanina pa naghihintay ang isang van, hindi kalayuan sa mansyon ng mga Montreal. Napangisi ang lalaking nasa manibela niyon nang makita ang paglabas ng kotse ni Jenna Montreal sa oras na inaasahan niya upang magtungo sa gym. Sa isang linggong pagmamatsyag nila sa bawat kilos ng mga tao sa mansyon ng mga Montreal, partikular kay Jenna,
Nakabisado na nila ang schedule ng mga lakad nito. Nang lumampas sa kanila ang Honda Civic ng dalaga, sakalang in-start ni Lucas ang inarkilang van at maingat na sinundan ang naunang sasakyan. Mga 500 metro mula sa subdivision ni Najena, may bagong gawang second class subdivision na kakaunti pa lang ang mga nakatayong kabahayan. Karamihan ay mga bakanting lote pa na ang iba ay nalalatagan ng mga ligaw na halaman. Paglampas niya sa mga bahayan na nasa bungad ng subdivision, bumilis ang takbo ni Jenna. Humarurot din ang sasakyang kasunod niya. Sakalang napagtuunan ng pansin ng dalaga ang magandang van na nakabuntot sa kanya. Ngunit hindi man lang pumasok sa isip niya ang ideya na sadyang sinusundan siya niyon. Kaya nagulat na lang ang dalaga nang pagdating sa hilera ng mga bakanting lote. Bigla na lamang humarurot ang nasa likuran niya. Bahagyang nagminor si Jenna. Kung nagmamadali ang kasunod niya, siya ay hindi. Bahagya siyang gumilid upang bigyan ito ng pagkakataong makapag-overtake sa kanya. Mula sa side mirror sa kaliwa, nakita niya ang nguso ng sasakyan na waring handa ng umovertake. Ngunit gayon na lang ang pagkagulat ni Jenna nang bahagyang mailig, kasabay sa pagkarinig ng paglagutok ng kaliwang bahagi ng hulihan ng kanyang sasakyan. Shit! Naibulalas niya at biglang nagpreno. Natiyak niya agad na sumabit ang van sa kanyang likuran sa pag-overtake nito. Huminto ito sa gawing unahan ng kotse ni Jenna. Nagngingit-ngit na mabilis na napalabas ang sasakyan niya ang dalaga. Bumukas din ang pinto sa driver's seat ng van. Lumabas mula roon ang isang lalaking naka-jacket na itim. "Hey you!" Sugod dito ni Jenna. "Hindi ka ba marunong magmaneho? Look what you've done to my..." Biglang natigilan ang dalaga ng ganap na tumambad sa mga mata niya ang kabuuan ng lalaki. Biglang nakuyom sa lalamunan niya ang lahat ng gustong sabihin. "Si Zac Efron ba itong kaharap niya?" Napakurap-kurap na tanong niya sa sarili. Nakashades ang lalaki ngunit hindi may kakaila ang kagwapuhan nito at lakas ng taglay nitong pang-akit. Hawig ito sa Hollywood actor na si Zac Efron. Moreno nga lang ang lalaking kaharap niya. At ngayon lang natuklasan ni Jenna sa sarili na mas appealing pala sa kanya ang morenong kompleksyon na taglay ng estrangherong kaharap kaysa sa maputing tulad ni Neil. Dahil doon, parang biglang nawala sa sarili ang dalaga at mas ibig pa yatang masdan na lamang ang kagwapuhang iyon kaysa sa usigin nito sa damage na ginawa sa kanyang sasakyan. Ang lalaki tila natigilan din nang mamasdan kung gaano kalaki ang diferensya ng kaharap na babae sa larawan kaysa sa personal. Tunay na mas maganda ito sa harapan, lalo na sa malapitang tulad niyon. Ngunit hindi niya sinadyang dungkulin ang hulihan ng kotse ng babae para lamang hangaan ang kagandahan nito. May misyon siya sa babae at ngayon na ang tamang pagkakataon para isagawa iyon. "Boss, bilisan mo! Baka may dumating!" Paalala ng isa pang lalaki na siya ngayong nakapwesto sa driver's seat ng van. Sakalang waring natauhan si Jenna sa narinig na iyon. Noon lang niya naamoy ang panganib na nakaumang sa kanya sa mga sandaling iyon. Unti-unti siyang napaatras. Bigla ring naglaho ang ilusyon ni Zac Efron sa mukha ng lalaki. Napalitan ng isang halimaw na handang dumaluhong sa kanya. Ngunit bago pa nakasigaw ang dalaga, nahablot na siya ng lalaki at kagyat na natakpan ng panyong may nakakahilong amoy ang kanyang ilong at bibig. Wala nang nalaman si Jenna sa mga sumunod na pangyayari. Nang magising siya ay nasa isa siyang maliit ngunit malinis na silid na hindi niya maintindihan kung bakit tila umaandar. Umaandar o bahagya pa siyang liyo? Biglang natutop ni Jenna ang noo. Kinapasa isip ang mga pangyayari bago siya nawalan ng malay. Kinabahan ang dalaga ng unti-unting magkahugis sa isip ang mga huling eksenang nakita niya. Isang gwapong lalaki ang nakita niyang dumaluhong sa kanya. Pagkatapos, may nalanghap siyang masangsang na amoy at nagdilim sa kanya ang lahat. Sino ang lalaking yon? At ano ang pakay nito sa kanya? Ito ba ang responsable sa kinaroroonan niya ngayon? Nasaan ba siya? Tutop pa rin ang noo na tumayo si Jenna. Tinungo niya ang pinto at tinangkang buksan. Ngunit natuklasan niyang nakalaki yon sa labas
Desperadong napasandal na lamang sa pinto ang dalaga. Noon niya napagtuunan ng pansin ang isang pabilog na bintanang salamin na nasa gawing ulunan ng kama. Lumapit si Jenna at sumilip. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang tanawin, ang nangangasul na karagatan. Dagat? Nasa gitna siya ng dagat? Isang yati ba ang kinalalagyan niya ngayon? Biglang napalingon sa pinto si Jenna nang maramdaman na may nagbubukas niyon. Nang ganap na mabuksan ang pinto, tumambad sa kanya ang lalaking napagkamalan niyang si Zac Efron. Sino ka? San mo ako dinala? Anong kailangan mo sa akin? Hindi pumasok ang lalaki. Sumandal lang ito sa hamba ng pinto. Relax. Nakangising sabi nito na dumukot ang sigarilyo sa hawak na cigarette case. Isa-isa lang ang tanong. Sino ka ba talaga? Itinaktak ng lalaki sa likod ng kamay nito ang sigarilyo, saka iyon sinindihan. Nagbuga muna ito ng usok bago sinagot ang tanong ng dalaga. Hindi mo ako kilala, pero tinitiyak ko sa iyo na kilala ako ng papa mo. Napakunot ng noo si Jenna. Kaibigan ka ni papa? Natawa ang lalaki. Isang mapaklang pagtawa. Oh, Jenna. Kaibigan ako ng iyong papa. Isang espesyal na kaibigan. Habang sinasabi iyon, parang may nasilip na apoy si Jenna sa mga mata ng lalaki. Hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit hindi? Dahil ni minsan, hindi ko pa nakita ang mukha mo sa circle of friends ni papa. Pamilyar sa akin ng mga kaibigan ni papa. And you are not. Ngayon lang kita nakita. Sigurado ka bang lahat ng kaibigan ng papa mo ay kilala mo? Hindi agad nakasagot ang dalaga. Ngunit talagang duda siya na kaibigan nga ng kanyang papa ang estrangherong kaharap. Hindi nga. But one thing I'm sure of, hindi hilig ni papa ang makipagkaibigan sa mga taong much younger than him. Nagkibit balikat si Lucas. Huwag mo na akong bulahin. Bakit hindi mo sabihin kung sino ka talaga? Biglang pumormal ang lalaki. Nagkaroon ng talimang kanyang anyo. Kidnapper mo? Napamaang si Jenna. Isang kidnapper ang lalaki? May pagtutol siyang naramdaman sa dibdib sa katotohanan iyon. Waring ayaw niyang paniwalaan ang sinabi nito. Dahil ba sa kabila ng tila apoy ng puot sa mga mata ng lalaki, may nasisilip siyang kaamuan sa gwapong mukha nito. You're a kidnapper? Gusto niyang matiyak na tama ang kanyang narinig. Hindi profesional. Dahil tinitiyak ko sa'yo na ikaw ang una at huli kong biktima. Naguluhan si Jenna sa inihayag na iyon ng lalaki. Inamin nito na isa nga itong kidnapper pero siya lamang daw ang una at huli nitong biktima. Anong ibig nitong sabihin? Siya lamang ang type nitong kidnapin? Sino ka ba talaga? At anong kailangan mo sa akin? Muli niyang usisa rito. Malalaman mo rin. Hinawakan ng lalaki ang siradura ng pinto at umakto na muli yung isasara. Sandali! Maliksing pigil ni Jenna. Kung perang kailangan mo, marami nun si papa. Sabihin mo kung magkano at kung gusto mo ako mismo ang tatawag kay papa para tubusin ako sa'yo. Naningkit ang mga mata ng kidnapper ni Jenna. Hindi ko kailangan ng pera ng iyong papa. Marami ako nun. Kung hindi pera, ano ang tunay na dahilan ng pagdukot mo sa akin ito? Tinitigan siya ng lalaki. Bagamat nakangisi, bahagyang lumamlam ang anyo nito. Pagkway umangat ang isang kamay nito at inaplos siya sa pisngi. Alam mo bang napakaganda mo? Biglang naapaatras si Jenna. Nabasa niya ang ipinahihiwatig ng mga salitang iyon ng lalaki. Kinilabutan ng dalaga. Gumapang ang takot sa kanyang dibdib sa naisip na layon sa kanya ng kanyang kidnapper. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang kilabot at takot na naramdaman ay may kahalong init at pananabik na hindi niya malaman kung para saan. Narinig na lamang ni Jenna ang malakas na pagtawa ng lalaki, nakagyat na nilamon ng malakas na pagpinid ng pinto. Napasigaw ang dalaga,
nagmakaawang pakawalan siya nito. Paulit-ulit, kasabay ng pagkalabog ng pinto. Ngunit hanggang sa manakita mga kamao at mamaos ang tinig, walang narinig na anumang tugon si Jenna. Sinukuan ng lakas na napaupo na lamang siya sa may pinto at wala nang nagawa kundi ang umiyak sa kawalang pag-asa. Hindi sumagi sa isip niya kailanman na daranasin ang ganitong trahedya sa mismong araw ng pinakamahalaga niyang kaarawan. Alalang-alala na marahil sa kanya ang kanyang papa sa mga oras na ito. Tensyonado na ang mga tao sa mansyon ng mga Monreal sa pagkawala ng debutante. Makaraan ang mahigit isang oras na paghihintay sa hindi pagdating ng anak sa takdang oras na dapat sana'y nasa bahay na ito. Tumawag siya sa gym at doon niya nabatid na hindi dumating doon si Jenna ng umagang iyon. Bunsod ng isang masamang kutob na gumuhit sa dibdib, si Leandro mismo ang naghanap sa anak. Sinundan niya ang mga maaaring daanan nito patungo sa gym at doon niya natagpuan ang abandonadong kotse ng anak na nasa isang subdivision at ng mga sandaling ito'y iniimbestigahan na ng mga otoridad. Bahagyang nayupi ang kaliwang bahagi ng likuran at tagiliran ng kotse. Kaya ang kagyat na sumaloob ni Leandro ay nadisgrasya ang anak at isinugod ng kung sino sa pagamutan. Ngunit nalibot na yata niyang lahat ang malalapit na ospital sa bisinidad na iyon. Ngunit wala ni bakas ng kanyang anak. Sinubok niya na rin ang mga iba pang ospital sa Kamaynilaan na maaaring pagdalhan kay Jenna. Ngunit bigo si Leandro na matagpuan ang dalaga. Kung mangyari nga lang sanang matawagan niya ang anak, ang kaso ay naiwan ang cellphone at bag ni Jenna sa kotse nito. Madilim na nang sumuko si Leandro sa paghahanap sa anak at ipa siyang umuwi ng bahay. Gusto niyang panghawakan ang karirit na pag-asa na baka minor injury lamang ang tinamo ni Jenna at dinala ng nakadisgrasya rito sa isa lamang private clinic kaya walang record sa mga ospital. Sa pag-uwing iyon, umaasa si Leandro na madaratan na sa bahay ang mahal na anak. Marami ng bisita sa maningning na bakuran ng mansyon nang dumating si Leandro. Ngunit kung si Leandro ay umaasa nakapiling na ng mga ito sa pagdiriwang ang debutante, ang mga bisita na may umaasa nakasama na ni Leandro si Jenna sa pag-uwi niyang iyon. Papasok pa lamang sa bakuran ng kotse ni Leandro, tuluyan nang bumagsak ang pag-asa niya nang mabasa sa anyo ng mga bisita at ng mga kawaksi ang mga palatandaan na wala pa rin si Jenna sa bahay. Bagsak ang mga balikat na dumiretso sa napapalamuti ang entablado si Leandro pagbaba sa kotse. At sa mikropono ng naroroon, malungkot niyang inihayag sa lahat ang katotohanang nawawala ang kanilang debutant. Hindi na malaya ni Jenna na nakatulog siya na nakalugmok sa carpeted na sahig sa may pinto dahil sa kakaiyak at marahil dahil bahagya pa siyang liyo sa kung anumang gamot na ipinaamoy sa kanya ng buhong na lalaki. Nagising siya nang maramdamang para siyang iniangat sa ere. Nagdilat siya ng mga mata at natuklasang pangku siya ng kanyang abductor. Nagtitili at nagpipiglas ang dalaga. Lingid kay Jenna, plano ng lalaking maingat siyang ilipat sa kama. Ngunit dahil marahil na inis ang naging reaksyon niya, basta na lamang siya nitong inihagi sa kama na mabuti na lamang at gawa sa makapal na foam kaya hindi naman nasaktan ang dalaga. Ngunit kagat siyang napasiksik sa sulok at hindi na sumamo. Huwag kang nalapit. Please, maawa ka sa akin. Kung ano man ang binabalak mong gawin, huwag mo nang ituloy. Nakikiusap ako. Ayaw mong kumain? Tila amused na sabi ng lalaki. Natigilan si Jenna nang makita ang tray ng pagkain sa misita na itinuro ng lalaki. Hapunan na. Hindi ka pa kumakain mula kanina. Baka kakugutom ka na kaya dinalhan kita ng makakain. Pagpasok ko, tulog na tulog ka sa sahig kaya pinangku kita para ilipat sa kama. Wala akong nakikitang masama sa ginawa ko para mag-react ka ng ganyan. Alam kong may tangka kang masama sa akin kaya hindi kita dapat pagkatiwalaan. Nagkibit balikat lang ang lalaki. Siguro nga, pero sa ngayon gusto lang kitang dulutan ng pagkain. Baka naman sabihin ng papa mo, ginutom kita. Ayokong kumain, gusto ko nang umuwi.
Masigasig na umiling ang lalaki. Kumain ka o magugutom ka. Biglang lumambot ang anyo at tono ng dalaga. Baka sakali, makuha niya sa marubdob na pagsamo ang kaharap. Please, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Alam kong hindi ka likas na masamang tao. Paano mong nasabi yan? Sarkastikong sansala ng lalaki. Nababasa ko sa mukha mo. Talaga? Matabang na natawa ang lalaki. Hindi ko alam na may pangarap kang maging psychic. Pero hindi. Hindi ka papasa bilang psychic. Dahil mali ang vibration mo. Hindi kita kikidnapin kung mabuti akong tao. Minasdan ni Jenna sa mukha ang lalaki. Gusto niyang makitang muli sa mga mata nito ang kabutihang nasisilip niya sa pagkatao nito. Ngunit umiwas ang lalaki. Kung sinadya nitong itago ang mga mata sa pagyukod upang ilapit ang misitang kinalalagyan ng pagkain sa dalaga, hindi natitiyak ni Jenna. Kung ako sa'yo, kakain ako kahit konti. Dahil tinitiyak ko sa'yo na magugutom ka sa tagal ng ating paglalakbay. Muling kumunot ang noo ni Jenna sa narinig. Muling napatid ang pagtitimpi. Nasaan ba ako? And where the hell are you going to take me? Nasa yate ko. At naglalayag tayo papunta sa paraiso. Hindi pinansin ni Jenna ang tila panunudyo sa huling tinura ng lalaki. Naglalayag tayo? Gusto niyang makatiyak na tama ang narinig. Since 7 hours ago. Yes. Ibig maiyak ng dalaga. Tuluyang namatay ang kanyang pag-asa na makatakas pa sa lalaking ito at makakabalik sa kanila bago sumapit ang gabi para sa kanyang debut party na kaitagal niyang hinintay. Mauuwi lang pala iyon sa ganitong trahedya. Napakasaklap na regalo para sa kanyang kaarawan. Hindi napigil na maiyak ni Jenna sa harap ng lalaki. Tell me, ano bang nagawa ko sa iyo para gawin mo sa akin to? Wala akong alam na kasalanan sa iyo. Hindi kita kilala at ngayon lang kita nakita. Hindi sumagot ang lalaki. Ngunit kung nagtaas lang ng tingin si Jenna, nakita niya sana ang saglit na paglambot ng anyo nito. Saglit lang, dahil kagyat nitong ikinubli sa pagtitiimbagang, ang damdaming hindi gustong maghari sa mga sandaling iyon. Alam mo ba, na today is my 18th birthday and I'm supposed to have my big party tonight. Sabi ni Jenna sa desperadong tono. Pero anong ginawa mo? You just turned my big day into a disaster. Wala kang puso. Umapoy ang mga mata ng lalaki sa galit sa huling pangungusap ng dalaga. Dalawang malalaking hakbang lang at nakalapit ito sa kama at marahas na dinaklot sa braso ang babae. Kung wala akong puso, mas walang puso ang iyong ama. Dahil kung hindi sa ginawa niya, hindi ko gagawin sa ito. Naintindihan mo? Maang na natitigan ni Jenna ang nagbabagang mga matang iyon. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ni Papa sa ginawa mong to sa akin? Malaki ang kasalanan sa akin ni Leandro Monreal. Naniningil lang ako. Ang mariin nitong tugon. Lalo lang naguluhan si Jenna sa ipinahayag na iyon ng lalaki. May kumatok at biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isa pang lalaki at dagling binulungan ang lalaking kaharap ni Jenna. Waring na alarma ang binulungan. Mabilis nitong binitiwan ang dalaga at tuloy-tuloy na lumabas ng silid. Sa pagmamadali ng dalawang lalaki, nakaligtaan na mga itong ilak ang pinto ng silid ng kanilang bihag. Tumayo si Jenna sa kama at sumilip sa pinto. Nang hindi niya makita ang dalawang lalaki, maingat siyang lumabas ng silid. Sakalang nakita ni Jenna ang kabuuan ng hindi kalakihan ngunit magandang yate na kanyang kinalalagyan. Kulay puti ang kabuuan ng kulay neon at mukhang bagong-bago pa. Sa pinakanguso ng yate, nakita niya ang anino ng dalawang lalaki. Waring may tinatanaw ang mga ito sa gitna ng laot. Gumilid si Jenna sa railing ng yate at nagkanda haba ang leeg. Nakiyuris siyang alamin kung ano ang tinatanaw ng dalawang lalaki na waring nagdulot sa mga ito ng pangamba. Isang lansya ang nakita niyang palapit at habang lumilinaw ang kabuuan niyon sa kadiliman ng dagat,
Nagkahugis din sa paningin ni Jenna ang seal ng Philippine Navy na nakaguhit sa nguso ng sasakyan. Biglang nabuhayan ng pag-asa ang dalaga nang matiyak na mga Coast Guard ang sakay ng kasalubong na sasakyang pandagat. Makakahingi siya ng tulong. Nabuhayan ang loob na hiyaw ng isip niya. Ngunit pagpihit niya upang umikot sa kabilang bahagi ng yate kung saan madali siyang makikita ng mga sakay ng lansya. Isang matipunong katawan ang bigla na lamang humarang sa kanya. "Saan ka pupunta?" Muling namutla ang dalaga nang makita ang nakangisi niyang abductor. "Kung inaakala mong makakatakas ka sa akin, nagkakamali ka." Pagkasabi nito'y tila papel siyang iniangat at binitbit ng lalaki sa balikat nito. Nagwala si Jenna, pinagsusuntok ang lalaki. Ngunit hindi man lang nito ininda ang mga iyon. Ibinalik siya nito sa silid. "Walang yaka! Hayop! Palabasin mo ako rito!" "Tumahimik ka!" Singhal ng lalaki. Bumukas ang pinto. Sumungaw ang pangalawang lalaki. "Boss, malapit na sila." Babala nito. "Pinahihinto tayo." "Sige, ihinto mo ang sasakyan. Ikaw na munang bahala sa kanila. Ako na ang bahalang magpatahimik sa babaeng ito." Kagyat na tumalima ang pangalawang lalaki. Maya-maya, naramdaman ni Jenna ang paghinto ng yate. Ibig sabihin, naririyan na ang mga Coast Guards. At sadyang inihanda ng dalaga ang lalamunan para sa malakas na pagtili upang makuha ang atensyon ng mga ito. Ngunit pagbuka ng kanyang bibig, walang lumabas na anumang tinig mula roon dahil maagap na naitapal ng lalaki ang bibig nito sa bibig ng dalaga. Nabigla, hindi agad nakahuma si Jenna. Pinanlakihan siya ng mga mata. Ngunit ang waring makabawi sa pagkabigla, kagyat siyang nagpumiglas, nangalmot, nangagat, nanuntok. Ngunit tila baliwala lang sa lalaki ang lahat ng kanyang panlalaban. Animo'y hindi ito nasasaktan. Pero nang waring mainis sa pagpupumiglas niya, hinagilap nito ang dalawa niyang kamay at nagtagumpay na pigilin ang mga iyon sa kanyang likuran nang hindi man lang nagkapuwang ang pagkakahinang ng kanilang mga labi. Sa gayong posisyon, naging madali para kay Lucas na lalo pang hapitin ang dalaga. Nagkadikit ang pang-ibabang bahagi ng kanilang katawan. Naramdaman ni Jenna ang pagkislot ng kung ano sa bahaging iyon ng lalaki. Ngunit sa halip na mangilabot, may gumapang na kung anong uri ng init sa katawan ng dalaga. Lalo na nang maramdaman niya ang pagbabago ng paraan ng paghalik sa kanya ng lalaki. Mula sa pagiging marahas, unti-unti yung naging masuyo, naging maalab, naging katakam-takam. At hindi maintindihan ni Jenna kung bakit may binubuhay na excitement sa kanyang katauhan ang mga halik na iyon ng lalaki. Sapat para makalimutan niya pansamantala kung anong uri ng sitwasyon ang kanyang kinasusuungan sa kasalukuyan. Para siyang naliliyo sa kakaibang nadarama at ganap na nawaglit sa isip na ang kahalikan niya ay ang kanyang abductor, isang total stranger. Kung hindi pa sila bahagyang nailig sa muling pag-andar ng makina ng yate, hindi pa marahil matatauhan si Jenna. Namula siya ng todo ng matuklasan na nakahiga na pala siya sa kama at nakaibabaw naman sa kanya ang lalaki. Hindi na siya nagpupumiglas, hindi na nanlalaban. Manapay buong kaamuang nagpapaubaya. Nakangiti ang lalaki nang sa wakas ay ipakawala ng kanyang mga labi. Isang ngiting nakakaloko. "Matamis pa lang labi mo. Masarap halikan." Malakas niyang itinulak ang lalaki at nagpilit na tumayo. Pulang-pula sa magkahalong galit at pagkapahiya. "Don't you ever do that again. Kung hindi..." Hindi niya agad iyon nadugtungan. "Kung hindi ano?" Untag ng lalaki, nakangisi. Wala siyang malamang isasagot. Nagtawa ang lalaki. "Pareho naman tayong nag-enjoy, di ba?" "How dare you!" "Hindi kita pipilitin kung hindi kaya ng ego mong aminin. Anyway, thank you for your kind cooperation." Natigalgal si Jenna ng ganap na maunawaan ang panlalansing ginawa sa kanya ng lalaki. Hinipnotismo siya ng mga halik nito upang hindi siya makasigaw at makahingi ng tulong sa mga Coast Guards.
at napakalaki niyang gaga nang magpailalim siya sa kung anumang kapangyarihang taglay ng lalaki. Galit na galit si Jenna sa sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Nababaliw na yata siya. Paano niya nagawang bumigay ng ganon sa taong kumidnap sa kanya? Anong kapangyarihan mayroon ng lalaki upang mapaamo siya sa pamamagitan lang ng halik nito? Hindi porket kamukha ito ni Zac Efron at hindi mukhang goons ay dapat na siyang magtiwala rito. Dapat niyang alalahanin na ang lalaki ay isang kidnapper, isang masamang tao, isang kakilakilabot na ideya kung magkakaroon siya ng romantic attraction para sa lalaki. Ngunit ano nga ba ang umalipin sa kanya at nakalimot ng ganoon sa mga bisig ng lalaking ito? Napukaw ang pag-iisip ng dalaga nang muling magsalita ang lalaki. Kumain ka na. Bukas ng umaga, darating na tayo sa isla. Palabas na sana ng pinto ang lalaki nang may maalala. By the way, happy 18th birthday. Nanunuya ka ba? Paano ako magiging masaya sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon? Nagingit-ngit na pakli ni Jenna. Nagkibit-balikat lang ang lalaki. Sisihin mo ang walang puso mong ama. Yun lang at tuloy-tuloy na itong lumabas. Muli, naiwang nag-iisip si Jenna. Ano ang kinalaman ng kanyang papa sa pagdukot na ito sa kanya? Ano ang malaking kasalanang nagawa ng kanyang papa sa lalaki? At kailangan itong maningil sa ganitong paraan? Sa galit na nasisinag niya sa mga mata ng lalaki at kasidhian ng hangarin nitong makapaghiganti, alam ni Jenna na anumang pagsamo ang gawin niya sa harapan nito ay hindi ito matitinag. Malabo ang pag-asang pakawalan pa siya nito. Kaya naisip ni Jenna, dapat na niyang ihanda ang sarili sa kapalarang sasapitin sa mga kamay ng lalaki. Napabalikwas ng bangon si Jenna. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng paglaban sa nadaramang antok kagabi ay nakatulog din pala siya. Agad niyang pinakiramdaman ang katawan. Nakahinga ng maluwag ang dalaga ng walang madamang mga palatandaan na may nagsamantala sa kanya habang siya ay nahihimbing. Ngunit hindi nakabawas iyon sa pag-aalala at pangambang sumalubong sa paggising ng dalaga. Marahil, hindi nakatulog ang kanyang papa sa pag-aalala kung saan siya naroon. At maaring sa mga oras na ito'y ipinahahanap na siya nito sa mga otoridad. Ngunit paano siya matatagpuan ng mga naghahanap sa kanya? Nasa gitna siya ng dagat at walang ideya kung saang lupalop siya ng Pilipinas dadalhin ng mga dumukot sa kanya. Bukas ang pinto ng kanyang bilangguan. Muling natuksong lumabas si Jenna. Nasa unahan ng yate ang dalawang lalaki. Ang unay nakaupo sa isang puting mesa na may nakahaing pagkain at kasalukuyang nagtitimpla ng kape. Ang pangalawang lalaki na sa tingin niya ay alalay nito ay may hawak na largabista at tinatanaw ang isang pulo na ilang kilometro na lang marahil ang layo. Nang magtaas ng tingin ang unang lalaki, agad siya nitong napansin. Mabuti't gising ka na. Halika. Sabayan mo ako mag-breakfast. Maaliwalas ang anyo at tonong sabi ng lalaki. Gwapong-gwapo itong tignan sa suot na puting walking shorts at puting Adidas t-shirt. Kagyat na pinigil ni Jenna ang pumitik na paghanga sa dibdib para sa kagwapuhang iyon. Hindi karapat-dapat para roon ang lalaki. Dahil sa kabila ng kagandahang lalaki nito, isa itong mapanganib na tao. Lumapit si Jenna at formal na umupo sa silyang katapat ng lalaki. Ngunit hindi upang saluhan ito sa pagkain tulad ng ibig nitong mangyari, kundi upang muling itong kumprontahin. Ano ba talagang plano mong gawin sa akin? Saglit siyang tinitigan ng lalaki, pagway itinuro nito ang tinutumbok na isla ng yate. Nakikita mo ang islang iyon? Plano kong dalhin kita roon. At pagkatapos ano? Malalaman mo pagdating natin doon. Sa ngayon, kumain muna tayo. What would you like to have? Coffee, tea, or juice? Sinong nagbigay sa'yo ng ideya na bibigyan kita ng kasiyahan sa pagsalo sa iyong kumain? I don't eat with total strangers. Very well then. I'm Lucas Samonte. At ang kasama ko'y si Jigs. Now, hindi na ako total stranger sa'yo. Sasaluhan mo na ba akong kumain?
Hindi pa rin, dahil baka masuka lang ako pagkatapos. Nalasahan mo na nga ang laway ko at hindi ka naman nasuka. Ngayon pa nasasabayan mo lang akong kumain. Namula ng husto si Jenna. Alam niya ang paghalik sa kanya ng lalaki ang tinutukoy nito. Sige na, untag ng lalaki na sinadyang huwag pansinin ang pamumula ng kaharap. Wala nang magagawang patuloy mong pagmamatigas. Nagsasayang ka lang ng effort. Kahit na anong gawin mo, hindi ka makakawala sa akin hanggat hindi ko sinasabi. Kaya kung ako sa'yo, you better be good to me. Dahil masama rin akong mapikon. Baka mapadali ang pagsentensya ko sa'yo. At anong gagawin mo? Pagsasamantalahan ako at papatayin? Malamang. Walang gatol na sagot ng lalaki. Nahindik si Jenna sa narinig. Dagling humulas ang kulay ng mukha. Ngayon, kakain ka ba o gusto mong mapikon ako? Animoy robot na kumilos ang dalaga upang kumain sa takot na totohanin ng lalaki ang banta nito. Natutuwang napangisi si Lucas. Isang maliit at pribadong resort ang dinaungan nila sa pagsapit sa isla. Malakristal ang linaw ng tubig sa dagat. Tila asukal na puti at pino ang buhangin. At animoy hinango sa isang obra maestrang larawan ang ganda ng buong paligid. 50 metro mula sa dalampasigan, nakatayo ang nag-iisang bahay bakasyonan na kahanga-hanga ang pagkakadisenyo. Ang paligid ng bahay ay nababakuran ng naglalakihang bato at mga pandak na puno ng buko. Napasinghap si Jenna sa paghanga sa kaharap na tanawin. Para siyang nasa loob ng isang napakagandang painting. Marahil ay nahalata ni Lucas ang pagkalugod sa kanyang anyo. Anito, nagustuhan mo ba ang magiging kulungan mo sa loob ng ilang araw? Hindi sumagot si Jenna. Dito, malaya kang makakagalaw. Patuloy ni Lucas. Pwede mong libutin ang buong paligid. Malaya kang makapagtatampisaw sa tubig kung gusto mo. Pero huwag mong tatangkaing tumakas. Dahil tinitiyak ko sa iyo na walang paraan para makaalis sa lugar na ito, kundi sa tubig. Hanggang kailan mo ko gagawing bilanggo dito? Formal na tanong ni Jenna. Hanggang sa mamatay sa pag-aalala ang ama mo. Matatag na sagot ng lalaki at nagpatiuna na sa pagpanhik sa bahay. Bagamat gawa sa mga katutubong materyales ang bahay, ang loob niyon ay kompleto naman sa mga modernong gamit at mga kasangkapan na pinagagana ng isang malaking generator. Dalawa ang silid tulugan, ngunit isa lang ang banyo. Nakapagitan iyon sa dalawang silid na kapwa may connecting door papasok doon. Ang mas malaking silid ang ipinagamit sa kanya ng lalaki. May mga bagong damit sa closet na pwede mong gamitin pamalit. Ipinabili ko talaga ang mga yon para sa pagtigil mo dito. Hindi pinansin ni Jenna ang sinabing iyon ni Lucas dahil ang isip niya ay nakatuon sa ipinahayag nito kanina bago sila pumanhik ng bahay. Hanggang sa mamatay sa pag-aalala ang ama mo. Punong-puno ng puot at paitang tinig ng lalaki nang sabihin iyon. Kaya natanto ng dalaga kung gaano kalaki ang galit nito sa kanyang papa. Pero bakit? Ano ang dahilan ng malaking galit na iyon ng lalaki sa kanyang papa? Isinatinig niya ang tanong na iyon bago pa muling makalayo si Lucas. Naningkit muna ang mga mata ng binata bago siya sinagot. Dahil napakasamang tao ng iyong ama. Mariing pahayag nito. Kagyat na nagsalubong ang mga kilay ni Jenna. Sino ang taong ito para paratangan ng ganoon ang mahal niyang ama? Hindi totoo ang sinasabi mong yan. Inaasahan ko na ganyan ang magiging reaksyon mo at hindi ko planong pilitin kang maniwala sa akin. Ang mahalaga'y hawak ko na ang pinakamamahal na anak ni Leandro at nakikinikinit ako na kung paano nagsisirko ang kanyang kalooban sa paghahanap at pag-aalala sa'yo. Mararanasan niya rin ngayon kung gaanong takot at pag-aalala ang naranasan ko nang dukutin niya ang aking ate Regina. Sa isip na lamang iyon ay dinugtong ni Lucas. Hindi si Papa ang masama! Ikaw! Hiyaw ni Jenna sa mukha ng lalaki. Malinaw na sa akin ngayon ang motibo mo sa pagdukot sa akin. Gusto mong mamatay sa pag-aalala si Papa sa pagkawala ko. Isa kang kriminal! Isa kang halimaw! Sa isang iglap, nakabig ni Lucas si Jenna
at mabilis na ipininid ng mga labi nito ang bibig ng dalaga. Marahas ang manghalik na yon ng lalaki. Nagpaparusa. Animoy mapupugto ang hininga ni Jenna sa marinitong pagligi sa mga labi niya. Kulang na lang ay magdugo ang mga iyon nang sa wakas ay bitiwan ng lalaki. "You better watch your words, young lady. Or else, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo." At mabilis na siyang iniwan nito. Hinihingal na napasandal si Jenna sa dingding. Nangangalog ng husto ang kanyang mga tuhod. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing inaangkin ng estrangherong ito ang kanyang labi, sa banayad o marahas mang paraan, ay pinapanawan siya ng sanlaksang lakas para siyang hihimatayin sa mga sensasyong idinudulot ng manghalik na iyon sa kanyang damdamin. Kaya mula noon, tinandaan ni Jenna na dapat niyang ingatan na muling magalit sa kanya ang lalaki. Dahil baka sa susunod, hindi lang halik ang matikman niyang parusa mula rito. At nangangamba siya sa magiging reaksyon ng sarili. Sadyang may kapangyarihan ang lalaki na patiklupin siya sa mga bisig nito. Baka sa halip na manlaban siya, ay mas gustuhin niyang bumigay na lamang. Makukuha ng lalaki ang lahat ng walang kahirap-hirap at hindi niya mapapayagan na mangyari iyon. Hindi niya bibigyan ng gayong kasiyahan ang kanyang abductor. Mula noon, natutong kumilos si Jenna gaya ng tunay na bihag. Kapag may inuutos si Lucas, agad siyang sumusunod ng walang pagtutol. Kapag may tinatanong, sumasagot siya ng may kaamuan. At kapag siya ang nakikiusap, sumasamo siya na puno ng pagpapakumbaba. "Baka naman pwede mo na akong payagang makausap ang aking papa sa telepono." Ikatlong araw mula nang dukutin siya ng lalaki nang isamo niya rito ang bagay na iyon. Nasa harap sila ng agahang inihanda ni Lucas sa terasa sa bahaging nakaharap sa dagat. Dagling kumunot ang noo ni Lucas. Lumarawan ang pagtutol. "Please." Untag ng dalaga. "Kahit sandali lang. Gusto ko lang malaman niya na buhay pa ako." "At para mabigyan siya ng tip kung saan kahanapin, ganun ba?" "Gustuhin ko mang gawin yon. Hindi ko alam kung anong lugar itong pinagdalhan mo sa akin. At alam kong hindi mo naman sasabihin kahit pilitin kita. Kaya paano ko magagawa ang sinasabi mo? Gusto ko lang talaga makausap si Papa. Para malaman ko rin ang kondisyon niya. Baka nga kung ano na ang nangyari sa kanya sa labis na pag-aalala sa akin." "Ang masamang damo ay hindi agad-agad namamatay. Kaya tinitiyak ko sa'yo na buhay pa ang iyong ama." Pinili ni Jenna na huwag nang patulan ang negatibong pasaring na iyon ng lalaki sa pagkataon ng kanyang papa. "Gusto ko pa rin makausap si Papa. Please naman, Lucas." Matiim siyang tinitigan ng lalaki. Halatang mataman itong nag-iisip. Maya-maya. "Kung sa bagay, ito na nga siguro ang tamang sandali para malaman ni Leandro na ako ang tumangay sa'yo." Pagkway dinukot ito ang cellphone sa bulsa nito at ibinigay kay Jenna. "Okay, ito ang phone. Tawagan mo siya." Dagling kinuha ni Jenna ang telepono at pinindot ang numero ng telepono sa mansyon nila bago pa man magbago ang isip ng lalaki. Agad iyong nagring. Ngunit nagulat si Jenna nang biglang agawin ni Lucas ang telepono sa kanya bago pa man may sumagot doon. "Ako munang kakausap kay Leandro." Kaswal na sabi nito pagkway tumayo at bahagyang lumayo kay Jenna. Hindi nagawang magprotesta ng dalaga. "Hello?" Narinig ni Lucas sa kabilang linya. Boses lalaki iyon at halatang may edad na. Napangisi si Lucas. Natunugan niya agad na iyon si Leandro. Ngunit ibig niya pa rin makasiguro. "Mr. Leandro Monreal?" "Oo, eto nga. Sino to?" Formal na tugon sa kabilang linya. "Maaring hindi mo na ako natatandaan. Dahil 18 taon na ngayon ang nakakaraan mula nang huli tayong magkaharap. Pero tinitiyak ko sa iyo na kilala mo ko, Leandro Monreal." "Sino ka ba? Bakit hindi mo pa ako diretsahin? Ipakilala mo ang sarili mo." Sinulyapan muna ni Lucas ang kaharap na dalaga. Pagkway marahang lumayo. "Hello? Hello?" Untag ni Leandro. "Nandito pa ako, Mr. Monreal." "Kung sino ka man na walang magawa,
Huwag akong abalahin mo. Marami akong iniintay na tawag. Mula sa mga taong naghahanap sa nawawala mong anak. Naudlot ang tangkang pagputol ni Leandro sa linya. Paano mo nalaman ang tungkol sa nawawala kong anak? Believe me, Mr. Monreal. Mas mahalaga ang tawag kong ito kaysa sa mga tawag na hinihintay mo. Kung ako sa'yo, hindi ko tatangkain man lang na ibaba ang telepono. Or else, hindi mo na malalaman kung nasaan ang pinakamamahal mong anak. Alam mo kung nasaan ang anak kong si Jenna? Halatang biglang nabuhay ang interes ni Leandro. Oo. Nasaan siya? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Nasa akin siya, Leandro. Dinukot ko siya. Walang gatol na pahayag ni Lucas na bahala ang nasa kabilang linya. Dinukot mo ang aking anak? Isa ka bang kidnapper? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Malinaw ang sinabi ko. Nasa akin ang anak mo. Okay. Sabihin mo sa akin kung magkano kailangan mo. Kapalit ang kalayaan ng aking anak. Hindi ko kailangan ng pera mo. Natilihan si Leandro. Anong kailangan mo kung ganon? Sabihin mo. Kahit ano ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo lang si Jenna. Tumigas ang anyo at tono ni Lucas nang muling mangusap. 18 taon na ang nakakaraan sa San Isidro Occidental, Mindoro. Isang dalagang taga-baryo ang bumigo sa iyong panunuyo. Hindi mo matanggap yon. Kaya ang ginawa mo, ipinadukot mo siya at walang awang nilapastangan. Hindi natanggap ng babae ang kahayupang ginawa mo sa kanya. Kaya mas ginusto niyang wakasan ang sariling buhay upang ganap ng makalimutan ang kalupitang sinapit sa iyong mga kamay. 18 taon na ang nakakaraan. Pero alam kong hindi mo siya maaaring makalimutan. Ang pangalan niya ay Regina Samonte. At ako, alam kong natatandaan mo rin ako. Ako si Lucas Samonte, ang nag-iisang kapatid ni Regina. Matagal na mutla at nagpanik ang kalooban ni Leandro nang maturol ang tunay na motibo ng kausap sa kanyang anak. At bilang ama, labis na kinatatakutan ni Leandro ang maaring kasapitan ng anak sa kamay ni Lucas na ang puso'y pinaghaharian ng puot at ng hangaring makapaghiganti sa kanya. Lucas, kung ano man ang binabalak mo sa aking anak, huwag mo nang ituloy. Huwag si Jenna. Ako na lamang ang gantihan mo. Huwag ang anak ko. Parangawa mo na. Lipos ng takot at madamdaming pagsamo ang tono ni Leandro. Wala siyang kasalanan. Ako. Ako ang may atraso sa'yo. Ako na lamang ang singilin mo. Kahit patayin mo ako, papayag ako. Huwag mo na lang idamay ang anak ko. Hindi sapat nakabayaran ang buhay mo sa winasak mong buhay at pangarap ng aking kapatid. Gusto kong maranasan mo rin ang naranasan kong pagdurusa noon. Gusto kong malaman mo kung gaano kasakit sa kalooban habang nakikinikinita mo kung paano nilalapastangan ang ibang iyong mahal sa buhay. Anong ibig mong sabihin? Halatang lalong na tensyon si Leandro. Ano ang balak mong gawin sa anak ko? Kung ano ang ginawa mo noon sa aking ate Regina, mariing deklara ni Lucas. Huwag. Gayun na lamang ang panaghoy ni Leandro. Lucas, maawa ka sa anak ko. Wala siyang kinalaman sa mga nangyari sa nakaraan. Niwala siyang ideya sa mga kalokohan ko noon. E di mabuti. E di ngayon ay mabubuksan na sa mga mata ng anak mo kung anong klase kang tao. Lucas, matagal ko nang pinagsisihan ang kasamaang ginawa ko noon. Lalo na ang nangyari kay Regina. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa yon. Hanggang ngayon, nagdurusa ang aking kalooban sa napakalaking kasalanang nagawa ko sa iyong kapatid. Dahil sa maniwala ka man o sa hindi, totoong minahal ko si Regina. Nang mawala siya, saka ko lang nasumpungan sa puso ko ang damdaming iyon. At marahil,
Kaya labis ako nasaktan sa ginawa niyang pagbigo sa akin ay dahil hindi matanggap ng kalooban ko na ang unat ka ay sa isang babaeng natutuhan kong mahalin ay siya pang bumigo sa akin. Sinungaling! Hindi mo ko kayang bilugin, Leandro. Wala kang puso. Kaya paano mo makikilala ang sinasabi mong pagmamahal? Ano man ang sabihin mo ngayon, hindi ako makapapayag na isoli sa iyo ang anak mo. Lulurayin ko muna ang maganda mong anak tulad ng ginawa mo sa aking kapatid. Kapag sawa na ako, saka mo na lang siya uli makikita. Lucas, maawa ka kay Jenna. Halos manangis na si Leandro sa pagsamo. Bakit? Ikaw ba'y naawa noon sa kapatid ko? Nagsisisi na ako, Lucas. Alam ng Diyos, pinagsisisihan ko na ng labis sa mga naging kasamaan ko noon. Nagbago na ako, Lucas. Sana'y mapatawad mo na rin ako. Mapapatawad lang kita kapag naiganti ko na ang pagkamatay ng aking kapatid. Matigas na deklara ni Lucas. Lucas! Hindi na malaman ni Leandro kung anong pagsamo pa ang gagawin upang mapaglubag ang kalooban ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako kasing lupit mo eh. Alam kong gusto mong marinig ngayon ang boses ng iyong mahal na anak, kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-usap. Pagkasabi noon ay muling lumapit si Lucas sa naghihintay na si Jenna at iniabot sa babae ang telepono. Hello, Papa? Agad na sambit ni Jenna. Jenna? Jenna anak, anong ginawa niya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Napaiyak si Jenna nang marinig ang boses ng ama. Hindi, Papa. Wala pa naman siyang ginagawang masama sa akin pero natatakot ako, Papa. Iha, patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Papa, hindi ko maintindihan. Ano ba ang nagawa mong pagkakasala sa kanya at ibig kanyang gantihan sa pamamagitan ko? Wala nang panahon para isalaysay ko sa iyo ang punot dulo ng lahat ng ito. Sabihin mo na lang sa akin kung nasan ka para makuha kita dyan bago kanya magawa ng hindi mabuti. Napatingin si Jenna sa kaharap na lalaki bago sumagot. Papa, hindi ko rin alam kung anong lugar itong kinaroroonan ko. Ang alam ko lang, isa itong pribadong island resort. Kung saang parte ng Pilipinas, hindi ko alam. Basta tumawid kami ng dagat sa pamamagitan ng isang yate at... Hindi na naituloy ni Jenna ang sinasabi dahil mabilis na inagaw ni Lucas ang telepono. Sa palagay ko'y sapat na ang mga sinabi mo. At walang anumang ini-off nito ang telepono. Walang nagawa si Jenna kundi manlumo at mag-iiyak sa labis na desperasyon. Pakawalan mo na ako, please. Maawa ka naman sa akin. Gusto ko nang umuwi sa amin. Walang tugon mula kay Lucas, bagamat nanatili itong nakatayo sa harapan ng dalaga, tiimbagang na nakamasid sa umiiyak na babae. Nakayuko sa mga palad niya si Jenna, sinadyang huwag magtaas ng tingin sa lalaki dahil hindi niya gustong mamasdan ang kalupitan sa anyo nito. Ngunit kung nag-angat lamang siya ng tingin kahit sandali, nakita niya sana ang biglang paglambot ng anyo ng kanyang abductor, ang pagguhit ng habag sa mga mata nito at ang dahan-dahang pag-angat ng isang kamay nito na waring ibig haplusin ang ibabaw ng kanyang ulo. Ngunit may kung anong damdamin ang animoy naglaban sa katauhan ng lalaki. Nanaig ang isa at wari bigla itong natauhan. Mariing kumuyom ang palad na nasa tapat ng ulo ng dalaga. Dagling bumalik ang katigasan sa anyo nito at tila napasong dali-daling lumayo sa harapan ni Jenna. Dumaan pa ang isang 24 oras na walang ginagawang anuman si Lucas sa kanyang bihag. Ang totoo, sa loob ng maghapong iyon, sa ikatlong araw ng dalaga sa resort, ni hindi lumalapit ang lalaki kay Jenna. Kakatwa na hindi siya nito sinilip man lang sa kanyang kulungan sa maghapong iyon na dati malimit nitong gawin. Si Jigs ang pinaghahatid nito ng kanyang pagkain at ewan ni Jenna kung bakit para siyang nanghihinayang sa tuwing bubukas ang pinto ng kanyang silid at hindi ang gwapong mukha ni Lucas ang kanyang nasisilayan. Ipinabibigay ni Lucas.
Sabi ni Jigs na inabot sa kanya ang dalawang makakapal na libro at ilang magazine nang pumasok ito bandang alas 3 ng hapong iyon. Para raw malibang ka. Dugtong pa nito. Pinatatanong niya rin kung gusto mong maglangoy sa dagat. Sabihin mo lang daw para masamahan kita. Kinuha niya ang mga babasahin pagkway tinignan si Jigs na tulad ng amo nito ay hindi rin mukhang goons, hindi mukhang kidnapper. At sa ilang pakikipagpalitan niya ng salita sa lalaki, natuklasan niyang mabait ito at masayang kausap, hindi suplado at masungit na tulad ni Lucas. Hindi ko alam kung ano talaga ang gustong gawin sa akin ng amo mo. Galit siya kay Papa kaya niya ako dinukot at tinala rito. Gusto niyang gantihan si Papa sa kasalanang hindi ko alam kung ano. And obviously, galit din siya sa akin. Pero gumagawa naman siya ng mga paraan para gawing kumbinyente ang pananatili ko rito. Minsan tuloy, tinatanong kong sarili ko kung isa nga ba akong kidnap victim o isang bakasyonista sa resort na ito. Sabihin mo nga sa akin, Jigs, ano ba talaga ang plano sa akin ng amo mo? Dinukot niya ba ako para lang pagbakasyonin sa islang to? Hindi makasagot si Jigs, maging ito kasi ay nagtataka sa biglang pagbabago ng mga plano ni Lucas sa kidnap operation na ito kay Jenna Monreal. Ang original kasi nitong plano, 3 araw lang nilang itatago ang dalaga. At ipinangako ni Lucas sa sarili na walang araw sa loob ng 3 araw na iyon na hindi nito lulurayin ang magandang anak ni Leandro Monreal. Upang sa oras na isoli nila ang dalaga sa ama nito, ay madurog pati ang kaluluwa ni Leandro sa habag sa pinakamamahal na anak. Ngunit nang makaharap nila si Jenna Monreal, biglang lumihis sa mga plano ng lalaki. Waring isang bahagi ng katauhan nito ang biglang lumambot. Bakit hindi iisipin ni Jigs iyon? Halos 4 araw na sa kanila si Jenna Monreal. Pero niminsan ay hindi yata ito sinaling man lang ng kanyang kaibigan. Naisip pa ni Jigs, marahil ay nag-iba na ang plano ni Lucas. Hindi lang sinasabi sa kanya, pero siguro dapat na niyang alamin mula rito kung ano nga ba ang balak nitong gawin sa bihag nilang dalaga. Matapos sabihin kay Jenna na dapat ay ipagpasalamat na lang nito ang hindi pagkilos ni Lucas para isagawa ang orihinal nitong plano, agad nang nagpaalam si Jigs sa dalaga. Kung may kailangan ka, nandyan lang ako sa labas. Dagdag pa ng mabait na alalay ni Lucas bago tuluyang lumabas ng silid. Nagkakamali ka, Jigs. Walang pagbabago sa nauna kong plano. Sabi ni Lucas, nagkaroon ng pagkakataon si Jigs na usisain ang kaibigan ng gabing iyon nang ito pa ang magyaya sa kanya na sila mag-inuman sa terasa. Ipinasok ni Jigs ang pagtatanong matapos ang 3rd shot nila ng imported na whiskey. Kung ano ang ipinalasap ni Leandro kay Ate Regina, yun din ang ipalalasap ko sa kanyang anak at hindi kailangan magbago yon. Pero kumbaga sa bibitayin, pinakakain ko muna siya ng masasarap bago ko siya sintensyahan. At sinundan iyon ni Lucas ng malakas na pagtawa. Hindi nagawang makiisa ni Jigs sa katuwaan ng kaibigan dahil nakikita niya hindi naman umaabot sa mga mata nito ang tunay na galak. Matapos ang ilan pang shot, mag-isa na lang umiinom si Lucas. Tumba na sa kalasingan si Jigs. Sadyang mahina ito sa alak. Hindi kagaya ni Lucas, marami nang nainom ngunit matatag pa rin nakatayo ang lalaki at matino pa rin ang pag-iisip. Muling nagsali ng alak sa kopita ang binata at agad iyong tinungga. Kailangan niyang malasing. Kailangan niya ang tulong ng espiritu ng alak upang mapangatawanan ang mga salitang binitiwan sa puntod ng kanyang Ate Regina, kay Jigs, kay Leandro Monreal at sa kanyang sarili. Dudurugin niya sa kanyang kamay ang kagandahan ni Jenna Monreal at ngayon na ang tamang pagkakataon. Magsisimula na ang kalbaryo ng anak ni Leandro sa gabing ito. Ngunit halos masaid na ang laman ng bote ng alak ay hindi pa rin nagigising ang demonyo sa katauhan ni Lucas. Hindi pa rin sapat ang ningas ng puot sa kanyang dibdib upang maisakatuparan ang nilalayong paghiganti. Sumisingit pa rin ang isang estrangherong damdamin na nagpapalambot sa kanyang puso. Kailangan niyang sugbahan ang apoy sa kanyang dibdib. Kailangang magdingas ng gusto ang galit na namamahay doon upang wala ng iba pang damdaming makapasok. At upang mangyari iyon,
kailangang ibalik niya sa kanyang diwa ang lahat ng ito, ang malupit na nakaraan. Enero taong 2000, hindi likas na ugali ni Lucas ang umupo sa balkonahe ng kanilang kubo kapag may umaakyat ng ligaw sa kanyang ate Regina. Mula kasi sa bahaging iyon ay hantad na hantad sa mga mata niya ang mga eksena sa munti nilang salas. At bagamat sa gulang na 10, batid ng batang si Lucas na hindi magandang asal ang makinig sa usapan ng matatanda, lalo na't sa dalaga't binatang nagliligawan. Sinadyang kalimutan ng bata ang natutuhang iyon sa eskwelahan kapag ang bisita ng kanyang ate Regina ay ang hambog na si Leandro Monreal. Sabihin pa, wala kasi siyang tiwala sa lalaki. Ang angkan ng mga Monreal ay masasabing siyang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa kanilang bayan. Hawak ng mga ito ang buong puwersa ng politika sa kanilang bayan. Bakit hindi? Si Augusto Monreal, ang lolo ni Leandro na isang retired general, ay isang congressman. Ang ama naman ng lalaki na si Ricarte Monreal ang siyang gobernador. At si Manuel, ang tiyuhin ni Leandro, ang siyang mayor ng bayan. Iyon ay bukod pa sa ilang mga tiyahin at tiyuhin ng lalaki na humahawak sa mayorya ng mga lupon ng mga konsehal at kagawad. Sa murang isipan ni Lucas, hindi niya maunawaan kung bakit ang paghalal ng mga opisyales sa kanilang bayan ay ibinabase ng mga tao sa kung gaano kalaki ang kaban ng yaman ng isang kandidato. At dahil ang mga Monreal ay siyang pinakamayamang angkan sa buong bayan, ito lang ang may karapatang humawak ng mga posisyon sa munisipyo. Yaman at kapangyarihan, ito ang ipinangangahas ng mga Monreal upang kumilos na parang mga Diyos sa buong bayan. Abusado, matapobre, pangahas, hambog, palalo. Ito ang mga prominenteng kasamaan ng mga Monreal, lalo na ang mga huling henerasyon nito na kinabibilangan ni Leandro. Ito ang mga dahilan kung bakit ayaw ni Lucas kay Leandro. Hindi lang siya, pati ang kanyang ate Regina ay hindi gusto ang karakter ng lalaki. Walang halaga sa kanilang magkapatid kung sino at ano si Leandro Monreal. Kabilang sila sa iilang tao sa bayan na hindi nasisilaw sa yaman at kapangyarihan ng mga Monreal. Isa iyon sa mga prinsipyong ipinamana sa kanila ng namayapang mga magulang. Mas mahalaga ang karakter o nilalaman ng pagkatao ng isang tao kaysa laman ng bulsa nito. Ang prinsipyong iyon ni Regina ang labis na humahamon kay Leandro. Ngayon lamang ito nakakita ng isang babae na kinailangan itong suyuin upang mapaamo. Pag-amo na wala pang katiyakan dahil hanggang ngayon nananatiling mailap ang pobreng dalaga. At halatang nayayamot na ang lalaki kung hindi lang niya naipangako sa sarili na walang sino mang babae na gustuhan niya ang papayagan niyang makaligtas sa kanyang mga kamay. Hindi niya pagtsatsaga ang suyuin ang pobreng tagabaryong ito na sobrang pakipot. Sa murang isipan ni Lucas, natutunugan na rin niya na ang tanging interes ni Leandro sa kanyang ate ay ang kagandahan lamang nito. Hindi ang isang tulad ni Leandro Monreal ang magseseryoso sa isang pobreng tagabaryo. Pagpapasasaan lamang nito ang kanyang ate Regina at saka itatapon na parang basahan kapag sawa na, tulad ng ginawa nito sa iba pang tagabaryong natipuhan. Ngunit hindi ang kanyang matalinong ate Regina ang papayag na matulad sa mga naging biktima ni Leandro. Kaya ipinangako nito na bibiguin si Leandro sa susunod na pag-akyat nito ng ligaw. At ngayon na ang araw na iyon, nakatakdang kamtin ni Leandro sa mga sandaling iyon ang una nitong kabiguan. Kaya kung naging mahigpit si Lucas sa pag-agwardya sa kapatid sa mga nakaraang pagdalaw ni Leandro, doble ang paghihigpit niya ngayon, na bagamat sa ibang direksyon nakatutok ang kanyang mga mata, mas matalas ngayon ang kanyang pandinig at pakiramdam sa mga kilos ni Leandro at may basbas iyon ng kanyang ate Regina. Hindi kasi sila nakatitiyak kung paano tumanggap ng kabiguan ang prominenteng anak ng gobernador. Muling kinapa ni Lucas ang gulok na lingid sa kapatid ay itinabi niya sa bangkong kinaupuan. Sa gulang na iyon, sanay na siyang humawak niyon at nakahanda siyang gamitin iyon sa sino mang aagrabyado sa mahal niyang kapatid. Ilang sandali pa, narinig na ni Lucas na ibinagsak ni Regina ang hatol. "Dinaramdam ko, Leandro.
Sa palagay ko'y nagsasayang ka lang ng panahon sa pagparito. Bumadha sa anyo ng lalaki ang panggigilalas. Anong ibig mong sabihin? Ikinalulungkot kong sabihin na wala kang maasahan sa akin. Malumanay ang paghahayag na iyon ni Regina, puno ng agam-agam sa magiging reaksyon ng kaharap. Matapos saglit na matigilan, biglang ngumisi si Leandro. Tanda na hindi nito sineryoso ang mga sinabing iyon ng dalaga. Alam mo, masyado mo kong pinapahanga. Hindi ka lang maganda, matalino ka rin tulad ko. Alam na alam mo kung paano magpataas ng presyo. Okay, name your price. Alahas, kotse, titulo ng lupa, bagong bahay, name it. Itigil mo na lang ang masyadong pagpapakipot. You see, hindi ako sanay sa mga korneng ligawan eh. Hindi ako nagpapakipot lang, Mr. Monreal. Mariing sansala ni Regina. Masyado siyang nainsulto sa mga sinabi ng lalaki. At lalong hindi ako nagpapataas ng presyo. Ialay mo man sa paanan ko ang buong Pilipinas, hindi pa rin kita magugustuhan. Anak ng... Kagyata nagpanting ang mga tenga ng lalaki. Iniinsulto mo ba ako? Ikaw ang unang nang insulto, Leandro. Sinabi ko lang kung anong tunay kong nararamdaman. At sinasabi mong hindi mo ko magugustuhan, ano man ang gawin ko? Tila hindi makapaniwala ang lalaki. Ganun na nga. Tahas ang amin ng dalaga. Halos lumagotok ang mga buto sa panga ng lalaki sa mariing pagtatagis ng mga bagang nito. Kumikibot ang mga ugat nito sa sentido. Tanda ng nag-aalimpo yung kalooban. Alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng bumigo sa akin? Nagngangalit ang mga salitang iyon ni Leandro. Kilala mo ba ako, Regina? Marahang tumango ang dalaga na hindi masalubong ang animoy nagbabagang mga mata ng lalaki. Hindi, angil ni Leandro. Hindi mo ko totoong kilala. Dahil kung kilala mo ko, hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob na insultuhin ng ganito ang isang Leandro Monreal. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong ito. Naintindihan mo? Marahas na dinaklot ni Leandro sa braso si Regina. Naintindihan mo ba, Regina? Sigaw nito sa mukha ng babae. Bitawan mo ang ate ko! Sabay na napalingon si Leandro at Regina sa may pinto kung saan nanggaling ang sigaw. Nahintakutan si Regina nang makita ang kapatid na may nakaambang tabak sa kamay. Lucas, bitawan mo yan! Parang walang narinig ang paslit. Bitawan mo ang ate ko! Kung hindi, papatayin kita! Tinawanan lang iyon ni Leandro pagkaway muling binalingan si Regina. Binaliti ang mga kamay ng babae at saka hinapit sa katawan nito. Bago pa nakahuma ang dalaga, marahas nang nakuyumos ng halik ni Leandro ang mga labi niya. Galit na sumugod si Lucas, ngunit dalawang matitipunong kamao ang maagap na pumigil sa maninipis na mga bisig ng bata. Kagyat na inagaw ng isa sa mga bodyguard ni Leandro ang gulok sa kamay ni Lucas. Mula sa kotse ay naulinigan ng mga ito ang munting kaguluhan sa itaas ng bahay. Kaya kagyat na sumugod upang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang amo. Napalabas din ang silid ang tiyahin at tiyuhin na kasama sa bahay, ngunit walang nagawa ang mga ito upang ipagtanggol ang magkapatid. Hindi kasing tapang ni Regina at Lucas sa mga kamag-anak upang kalabanin si Leandro Monreal. Sa susunod na magkita tayo, pagsisisihan mo ang araw na binigo mo ko. At marahas na isinalya ni Leandro si Regina sa kahoy na sofa. Pagkaway mabilis nitong tinungo ang pinto. Pagtapat kay Lucas na pigil pa rin ang dalawa nitong alalay, mariing pinisil ni Leandro sa panga ang bata. Pasalamat ka at hindi ako pumapatol sa bata. Pero kung nagkataong magkasing edad lang tayo, tumataas pa lang ang gulok mo. Bagsak ka na sa tama ng bala ng baril ko. Matapang ka, pero tinitiyak ko sa'yo na hindi mo pa kayang ipagtanggol ang ate mo laban sa akin. At tuloy-tuloy nang nanaog ng hagdan ang lalaki. Matapos isalya si Lucas sa loob ng bahay, sumunod na ang dalawang tauhan sa Panginoon ng mga ito. Malakas ang angil ng lumisang pajero. Tanda kung gaano nagngangalit sa galit
ang may-aring lulan niyon. Hindi na muling naligaw si Leandro sa dampa ni na Regina mula noon, ngunit kung inaakala na magkapatid na Regina at Lucas na nanahimik na lamang ang batang Monreal, ay nagkakamali sila. Dahil porsigido ang lalaki sa maitim nitong balak para kay Regina. At isang araw nga, habang naglalakad pa uwi ang magkapatid mula sa San Isidro Elementary School na mahigit isang kilometro rin mula sa kanilang bahay, si Lucas bilang grade 5 at si Regina bilang librarian, bigla na lamang humarang ang isang pamilyar na sasakyan sa kanilang daraanan. Maliksing nagsibaba ang mga pamilyar na muka, mga sikang alalay ni Leandro. Walang sabi-sabing sinunggaba ng mga ito si Regina at kinaladkad patungo sa Pajero na dala ng mga ito. Nagpipiglas ang dalaga, nanlaban din si Lucas. Dinaluhong ang mga gustong tumangay sa kapatid. Ngunit parang walang anumang hinawi siya ng isang matipunong lalaki at marahas na itinulak. Napasadsad sa lupa ang murang katawan ng bata. Tumama ang likod ng ulo sa isang bato, dahilan para mahilo ito at mawalan ng malay. Naghihiyaw si Regina nang makita ang nangyari sa kapatid. Humingi ng saklolo. Ngunit walang sino mang nakarinig sa panaghoy na iyon ni Regina, kundi ang nabulabog ng mga ibon sa malawak na bukirin sa magkabilang gilid ng daan. Kung meron man, walang may lakas ng loob na makialam. Nang bumalik ang ulirat ni Lucas, wala na ang kanyang ate. Nagtagumpay ang mga buhong na tangayin ng kanyang kapatid. Noon din ay tinungo ng bata ang mansyon ng mga Monreal sa bayan. Buong tapang niyang kinalampag ang mataas na tarangkahan ng mga ito. Ilabas niyo ang ate Regina ko! Paulit-ulit niyang sigaw kahit hindi siya nakatitiyak na doon nga dinala ni Leandro ang kapatid. Lumabas ang mayordoma ng mansyon na isang malayong kamag-anak ng mga Monreal. Minura nito ang bata sa ginawang pag-iingay. Wala rito ang ate mo! Singhal pa ng mayordoma na halatang naimpluwensyahan na ng palalong pag-uugali ng mga amo. Dinukot siya ni Leandro! Sigaw ni Lucas. Umismid lang ang babae, halatang hindi naniniwala. Hindi magpapakababa ng ganon si Senyorito Leandro dahil lamang sa isang babaeng taga-baryo. Totoo ang sinasabi ko. Mga tauhan ni Leandro ang tumangay sa ate ko. Kaya alam kong si Leandro ang nagpadukot sa kanya. Nasa Maynila sa Senyorito Leandro, kaya imposible ang sinasabi mo. Natigilan si Lucas. Nasa Maynila si Leandro? Posible mang sa Maynila pa dinala ng mga tauhan nito ang kanyang kapatid? Ang mabuti pa'y umuwi ka na bata at tumigil na sa iyong kahibangan bago kita may pahabol sa mga aso. Hindi. Mariing pagtutol ni Lucas. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niyo nililitaw ang ate ko. Kung hindi, magsusumbong ako sa pulis. At sa palagay mo'y may maniniwala sa'yo? Totoo ang sinasabi ko. Ipinadukot ni Leandro ang ate ko. Aba talagang makulit ka? Teka nga. Saglit na nawala ang mayordoma. Nang bumalik ito sa may gate, dalawang malalaking aso ang pigil nito sa mga kamay. Kagyat na tinahula ng mga iyon si Lucas. Hintakot na napaatras ang bata. Napangisi ang mayordoma. O ano, alis ka ba o hindi? Dahil sa takot, hindi kaagad nakakilos si Lucas. Nakita niya na lang na biglang nakawala o sadyang pinakawala ng babae ang isa sa mga aso. Mabilis siyang dinaluhong niyon. Otomatikong napatakbo si Lucas sa matinding takot. Kung hindi siya mabilis na nakaakyat sa isang puno ng mangga, marahil ay inabot siya at nalapan ng mabangis na alaga ng mga Monreal. Nakangisi pa ang mayordoma nang awatin ang aso na patuloy na tumatahol sa ibaba ng puno. Siguro naman ngayon ay hindi ka na mangangas na ulitin ang ginawa mong pag-iiskandalo. Sabi pa nito bago inawat ang aso at inilayo roon. Namumutla pa si Lucas nang magtungo sa tanggapan ng pulisya sa kanilang bayan upang humingi ng tulong para sa dinukot na kapatid. Ngunit tulad ng babala ng mayordoma, walang gustong maniwala sa mga sinasabi niya. Tiyakin mo muna ang sinasabi mong yan, boy. Isang mabigat na kaso ang ibinibintang mo sa anak ni Gob. Sino bang nagudyok sa'yo para tumahin ang ganyang klase ng kwento? Desperadong napailing si Lucas. Natuklasan niya,
Hawak din pala ng mga Monreal ang mga otoridad sa kanilang bayan at natitiyak niyang wala siyang maasahang anumang tulong mula sa mga ito. Nag-iisang ginalugad ni Lucas ang mga lugar na maaaring pagdalhan ni Leandro sa kanyang ate. Ngunit lagi na ay bigo siyang matagpuan ito. Maging ang mga tauhan ni Leandro, isa man ay wala siyang mamataan. Kaya natiyak niya na sa Maynila nga dinala ni Leandro ang kanyang ate Regina. Wala nang nagawa pa ang bata, kundi ang maghintay na lamang na masusunod na pangyayari. Hindi naman siya nainip dahil sa ikatlong araw, nagisnan na lamang nila si Regina sa pinto ng kanilang bahay. Tulala at sa unang tingin pa lang ni Lucas, nahulaan na niya ang kahayupang sinapit ng kanyang ate sa kamay ng buhong na si Leandro. Maging ang kanilang tiyahin at tiyuhin ay nalunos sa ikinwento ni Regina kung paano pa ulit-ulit na winasak ni Leandro Monreal ang kanyang dangal. Magsasampa tayo ng kaso. Masigasig na pakli ng kanilang Tio Delphine na tumapang sa matinding habag sa pamangkin. Ngunit si Regina na mismo ang tumutol. Sa tanggapan ng pulisya ako unang nagtuloy nang ibaba nila ako sa bayan mula sa Maynila. Nagsampa ako ng reklamo laban kay Leandro sa harap mismo ng jefe roon. Ngunit pinagtawanan lang nila ako at binastos. Kaya paano tayo makatitiyak na mananalo tayo laban sa kanila kung mismo ang batas natin ay kakampi nila? Mas gugustuhin kong manahimik na lang at kalimutan ang napakasamang bangungot na ito. Walang nagawa pati si Lucas sa desisyong iyon ng nakatatandang kapatid. Ngunit sa kanyang dibdib, naroon ang nag-aapoy na puot para kay Leandro Monreal. Malaki ang ipinag-iba ni Regina mula noon. Lagi itong tahimik, tulala at mas gustong sa tuwing ay nag-iisa. Halatang nahihirapan itong tumupad sa sinabi. Ang kalimutan ang masaklap na karanasan sa mga kamay ni Leandro Monreal. Hanggang isang gabi, lingid sa kaalaman ng mga kasama sa bahay, pinili ni Regina na wakasan na lamang ang lahat. Matigas na ito nang magisna ni Lucas sa silid nito na nakabitin sa kisame ng umagang iyon. Nagbigti ang kawawang dalaga. Nang oras ding iyon ay gustong patayin ni Lucas si Leandro Monreal sa pagsira sa buhay ng kanyang mahal na ate. Ngunit hindi na niya nakita sa kanilang bayan ang anino ni Leandro mula noon. Tuluyan na itong nagtago sa Maynila. Sa harap ng puntod ng kapatid, nagbitiw ng matalim na sumpa si Lucas. Ipaghihiganti kita, ate. Isinusumpa ko. Balang araw, ibabalik ko kay Leandro Monreal ang ginawa niya sa iyo. Siyam na buwan makaraang ihatid sa huling hantungan si Regina, kumalat sa buong bayan ang balita mula sa Maynila. Ikakasal na si Leandro Monreal sa isang taga-Maynilang naging nobya nito. Ang sabi-sabi, dalawang buwan na raw buntis ang babae at hindi nagawang lusutan ng palikerong si Leandro dahil mas malaki ang bulto ng kayamanan ng pamilya nito at mas makapangirihan kaysa sa mga Monreal. Senador ang ama at ang dalawang tiyuhin ng babae parehong general sa militar. Hindi malaman ni Lucas kung ikatutuwa niya ang kaalamang napikot ang buhong na si Leandro. Mababaw ang kabayarang iyon sa mga naging kasamaan ng lalaki. Abril taong 2001, muling umugong ang balita. Sumilay na sa mundo ang legal na anak ni Leandro Monreal. Ngunit kapalit niyon ang pagyao ng asawa ng lalaki dahil sa komplikasyon sa puso bunga ng panganganak. Ngunit hindi pa rin maaring ikonsidera ni Lucas na paniningil ng tadhana ang trahedyang iyon sa buhay ni Leandro. Hindi ang tadhana ang magtatakda ng ganti sa buhong na lalaki. Siya lamang. At ang isa pang balita na nasagap niya mula sa matatabil na kawaksi sa mansyon ng mga Monreal. Babae raw ang bagong silang na sanggol. Malapad na napangisi si Lucas. Nasa ganap na pagkaulilay, naging mas mabilis ang pagtanda ng isip kaysa sa edad nito. Nabuo ang impormasyong iyon tungkol sa bagong silang na sanggol, ang larawan ng malupit niyang paghihiganti sa buhong na lalaki. Titiyakin niya na balang araw, magkukrus ang landas nila ng anak na babae ni Leandro Monreal. Pagkasaid ng natitirapang likido ng bote ng alak,
Handang-handa na si Lucas na sumugod sa silid ng maganda niyang bihag. Ang init ng alkohol at init ng puot at paghihiganti na pinag-alab ng pagbabalik tanaw sa nakaraan ay naghalo at pansamantalang napawi ang iba pang damdamin sa kanyang puso. Wala nang iba pang naghahari sa isip at damdamin ni Lucas, kundi ang may sakatuparan ang paghihiganting ipinangako niya sa puntod ng kapatid. Kahit naman sinakop na ng espiritu ng alak ang malaking bahagi ng utak ng lalaki, matatag pa rin ang lakad nito. Maingat nitong tinalunto ng daan patungo sa silid ni Jenna. Walang kalatis na naiawang ni Lucas ang pinto ng silid. Bumulaga sa kanya ang nahihimbing na dalaga. Pumasok si Lucas at lumapit sa gilid ng kama ng babae. Matagal muna niyang minasda ng walang malay na kagandahang iyon. Isang inosenteng kagandahan na sa tuwina ay nagpaparupok sa kanyang disposisyon. Isang kaamuang nagpapahina sa ningas ng puot sa kanyang dibdib. Sa tuwing mamasdan niya ang dalaga, wala siyang ibang nais gawin kundi ikulong ito sa kanyang mga bisig. Protektahan ito at ingatan sa lahat ng uri ng panganib. Hindi karapat-dapat sa malaanghel na kariktang iyon ang masaktan. Daig pa nito ang isang marikit na diamante sa paningin ni Lucas. Kaya paano niya maatim na durugin sa mismong mga kamay niya ang inosenteng diamante na iyon? Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa epekto ng alak at ng nakaraan, iba ang takbo ng isip ni Lucas. Ang tanging nakikita niyang nahihimbing sa kama ay ang pinakamamahal na anak ni Leandro Monreal, ang anak na siyang magbabayad sa kasalanan ng ama. Nagulantang si Jenna nang may biglang humikla sa kumot na tumatakip sa kanyang katawan. Napabalikwas siya ng bangon at nasalubong ang nagbabagang anyo ni Lucas na matiim na nakatingin sa kanya. Saglit na saglit, may gumuhit na kasiyahan sa dibdib ni Jenna nang masilaya ng lalaki. Ngunit kagat itong napalitan ng kaba nang matantong kakatwa ang uri ng pagkakatingin sa kanya ni Lucas. May apoy sa mga mata nito na waring nagbabadya ng panganib. Nang ngumisi ang lalaki, nagsimulang gumapang ang takot sa buong katauhan ni Jenna. Napaatras siya sa headboard ng kama. Tutop ng isang kamay ang tapat ng dibdib. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok dito? Anong kailangan mo? Sunod-sunod niyang tanong. Ikaw ang kailangan ko. Umupo ang lalaki sa gilid ng kama. Huwag kang lalapit. Sisigaw ako. Nanginginig ang boses ng dalaga. Ngunit waring hindi man lang natigatig si Lucas. Nagsimula itong mag-alis ng damit na pang itaas. Nanlaki ang mga mata ni Jenna. Huwag. Please. Kung ano man ang binabalak mong gawin, huwag mo nang ituloy. Maawa ka sa akin. Ganyan nga. Magmakaawa ka. Dahil siguradong ganyan din ang ginawa ng kapatid ko noon. Pero hindi siya pinakinggan ng iyong ama. Kung ano man ang kasalanan sa iyo ni Papa, wala akong kinalaman doon. Bakit ako gusto mong gantihan? Dahil alam kong higit ang sakit na mararamdaman ni Leandro kung ang pinakamamahal niyang anak ang magdurusa sa kanyang mga kasalanan. Maawa ka sa akin. Paulit-ulit na samo ni Jenna. Ngunit waring tuluyan nang nawala sa kanyang sarili si Lucas. Tumigil ka! Kasabay niyon, bigla nitong hiniklas ang suot na duster ng babae. Nagkapunit-punit iyon at lumitaw ang makinis na katawan ng dalaga. Lalo lang tumindi ang pagnanais ni Lucas nang mabistahan kung gaano kaganda ang anak ni Leandro Monreal. Lasing ang lalaki, kaya alam ni Jenna, anumang pagmamakaawa ang gawin niya ay walang saysay. Waring hindi na nakakakilala ng anumang katwiran si Lucas sa kondisyong iyon. Ang tanging malinaw sa isip nito ay ang kasidhian ng hangaring mailugso ang kanyang dangal. Kaya wala nang natitirang pag-asa si Jenna, kundi ang manlaban upang maprotektahan ang sarili. Nang tuluyan siyang makorner ng lalaki at ikulong sa mga bisig nito,
nagpipiglas ang dalaga. Nagsimula siyang mangalmot, mangagat, manuntok, manipa. Ngunit sadyang malakas ang lalaki. Nagawa nitong ikulong ng isang kamay lang ang dalawa niyang kamay sa kanyang ulunan habang ang mga labi nito't isang kamay ay marahas na humahalik at naglalakbay sa kanyang katawan. Wag! Parang awa mo na! Daing niya na patuloy na ipinipiglas ang katawan, ngunit hanggang sa maubusan siya ng lakas sa pagpupumiglas, nanatiling masigasig ang lalaki sa ibig nitong mangyari. Naiyak na lamang sa awa sa sarili si Jenna. Hindi na siya nanlalaban. Itinalaga na niya ang sarili sa nakatakdang maganap. Naramdaman niya ang marahas na paghiklas ng lalaki sa mga natitirang maliliit na tela na tumatakip sa kanya. Napakagat labi na lamang si Jenna. Mula sa pagkakasubsob sa kanyang leeg, bumaba ang mga labi nito patungo sa kanyang harapan. May daing na humula sa lalamunan ng lalaki nang makarating doon. Matagal na naglunoy doon ang mga labi ng lalaki. Palipat-lipat sa magkabilaan. Salita ng mga kamay at bibig. Animoy walang kasawaan. Nang sa wakas ay umangat ang lalaki. Tanda na handa na itong isakatuparan ng balak. Napapikit na lamang si Jenna. Kasabay niyon, tumaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ngunit matagal nang nakapikit ang dalaga, hindi pa rin niya nararamdaman ang inaasahang kirot ng karahasan. Bakit hindi siya nasasaktan? Ginagalaw na ba siya ng lalaki? Bakit wala naman siyang nararamdaman? At bakit parang wala nang kumikilos sa kanyang ibabaw? Dumilat siya upang alamin kung ano ang nangyayari. Nasalubong ng kanyang mga mata ang mukha ng lalaki. Halos mag-abot na ang kanilang mga hininga. Nasa ibabaw niya pa rin ito, ngunit waring hindi na kumikilos. Basta nakatitig lang ito sa kanya na animoy natitigilan. Minamasdan siya na tila noon lamang siya nakita. Pagway, unti-unting lumuwag ang kamay nitong pumipigil sa dalaga. Tila wala sa loob na pinahid ang mga luhang bumubukal sa kanyang mga mata. Nasaan yon ang lalaki ang paghihirap ng loob sa sari-saring emosyong nagtatalo sa dibdib nito. Pagkatuliro, habag, poot, pagsisisi, pagnanais, pagmamahal. Hindi akalain ni Lucas na sa huling sandali mamamayani ang isang estrangherong damdamin na tatalo sa demonyong binuhay niya sa katauhan. Hindi niya inaasahang mawawalan ng saysay ang espiritu ng alak na pansamantala niyang itinabing sa katinoan nang mamasda ng umiiyak na anyo ng dalaga. Sa isang kisap mata ay nagising siya at bumulaga ang katotohanang sadyang hindi kaya ng dibdib niya na gawa ng karahasan ng babaeng ito. Patawad, Ate Regina! Hiyaw ng isip ng lalaki. Sa isang iglap, nakabangon si Lucas sa pagkakadagan kay Jenna. At bago pa nakakilos ang dalaga, mabilis na itong nakalabas ng silid. Sa bilis ng mga pangyayari, isa lang ang tumimo sa isip ni Jenna. Sadyang hindi likas na masamang tao si Lucas. Pinipilit lang nitong magpakasama dahil sa ipinangakong paghihiganti. Ngunit ang totoo, hindi kaya ng konsensya nito na gumawa ng karahasan. Bukang liwayway na nang muling ipikit ni Jenna ang mga mata. Dahil doon, alas 9 na nang magising siya kinabukasan. Hindi agad siya bumangon. Saglit niyang binalikan sa isip ang mga nangyari kagabi. Nasulyapan niya ang punit-punit na duster at mga panloob sa isang sulok ng silid. Natiyak ni Jenna na hindi isang panaginip ang lahat. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Alam niya, hindi na mauulit ang pangyayaring iyon. At nakatitiyak siya na wala nang panganib sa lugar na iyon para sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiwala siyang lumabas ng kanyang silid. Wala nang anumang agam-agam sa kanyang dibdib. Wala siyang nakitang tao sa loob ng bahay. Lumabas siya ng terasa at tinanawang paligid. Mula sa likod bahay, lumabas si Jigs. May dala itong isang maliit na container. Saglit na huminto sa tapat niya ang lalaki. Gising ka na pala.
Tinakpan ko sa ibabaw ng mesa sa kusina ang pagkain mo. Tulog ka pa kasi kanina nang ihatid ko yun sa silid mo. Anong ginagawa mo, Jigs? Maliwalas ang anyong tanong niya. Nilalagyan ko ng gasolina yung yate. Siya nga pala, pagkatapos mong kumain, magayos ka na. Ipinahatid ka na sa Maynila ni Boss. Biglang natigilan ang dalaga. Bakit? Anong bakit? Hindi ka ba natutuwa? Makakauwi ka na. Nabigla lamang siya kaya hindi nakapag-react ng tama. Katwira ni Jenna sa sarili habang nakaharap sa nakahaing almusal sa mesa. Malaya na siya. Makakauwi na siya sa kanyang papa. At uuwi siya nang walang nangyaring masama sa kanya sa kamay ng kanyang abductor. Kung ano siya noong araw na dinukot siya, ganun pa rin siyang makakauwi. Buong buo. Wala ni anumang dungis. Kaya dapat lang talaga siyang matuwa. Ngunit hindi maintindihan ni Jenna kung bakit sa kabila ng katuwaan may sumasalit na damdaming nagpapatamlay sa isang bahagi ng kanyang kalooban. Isang damdaming hindi niya mabigyan ng tamang depenisyon. Ngunit sapat ang pwersa niyon upang hindi siya makakain ng maayos sa kabila ng kasiyahang idinidikta ng isip. Hindi niya namamataan sa paligid si Lucas mula pa kanina at hanggang ngayong paalis na sila ni Jigs. Ito lamang daw ang maghahatid sa kanya ayon sa lalaki. Isang bagay na tila lalong nagpalala sa katamlayang nadarama ni Jenna. Patungo na sila sa yate. Hindi na natiis mag-usisa ni Jenna sa paraang hindi mahalata ni Jigs na sadyang hinahanap niya si Lucas. Mukhang nagtatago na ang boss mo. Pauyamang tono niya. Umiling si Jigs. Hindi gagawin ni boss yon. Katunayan, may inilabas mula sa bulsa ng pantalon nito ang lalaki. Ipinabibigay niya sa'yo. Sketch ng lugar na to. Para raw kung sakaling mag-file ka ng kaso laban sa amin, alam mo kung saan kami padadampot. Saglit na natigilan si Jenna. Hindi niya pa napag-iisipan ang tungkol sa bagay na iyon. Maya-maya, sabi niya. Kung sakali, Jigs, hindi kita dadawit sa kaso. Dahil alam kong sumusunod ka lang sa bawat iutos sa'yo ng boss mo. Hindi naman ako natatakot kahit isama mo ako sa kaso eh. Hindi lang ako handang makulong para kay Lucas. Kahit buhay ko, handa akong itaya para sa kanya. Namangha si Jenna sa narinig na yon mula sa kaharap. Ano ba ang pinakain sa'yo ng taong yon at ganyan na lang kalaki ang pagsamba mo sa kanya? Hindi mo lang kasi kilala si Lucas, pero isa siyang mabuting tao. May mabuti bang tao na marunong mag-kidnap ng isang inosenteng babae? Sarkastikong pakli niya. Bagamat ang totoo, ibig niya lang alamin kung gaanong kabuting tao si Lucas. May malaking dahilan si Boss kaya niya nagawa ang krimeng ito. Anong dahilan, Jigs? Kumunot ang noo ng lalaki. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam? Ang alam ko ay galit na galit siya kay Papa. Kaya gusto niyang gumanti sa pamamagitan ko. Pero kung anong dahilan ng galit na yon, wala akong idea. Matamang nag-isip si Jigs. Maya-maya. Sa yate ko na lang ikukwento sa iyo ang buong istorya. Anito. Bago sumakay sa yate, minsan pang iginala ni Jenna ang mga mata sa kabuuan ng lugar na yon. Hindi lang upang hangaan ang kagandahan ng lugar sa huling pagkakataon. May hinihiling ding masilayan ang kanyang mga mata sa huling sandali. Ngunit nabigo siya sa inaasam. Nang tumalikod si Jenna, saka lumitaw ang figura ng isang lalaki sa kabila ng kortinang gawa sa maliliit na seashells. Nakatiimbagang nitong inihatid ng tanawang paglisa ni Jenna. Ngunit sa mga mata nito, maaaninag ang itinatangging kalungkutan at paghihirap ng damdamin. Habang nilulunod ni Lucas ang sarili sa pagtungga sa hawak na bote ng whiskey, halos malunod din sa matinding emosyon ang dibdib ni Jenna sa mga narinig na salaysay ni Jigs. Gimbal at hindi makapaniwala ang dalaga na magagawa ng kanyang papa ang pagdukot at paglapastangan sa nakatatandang kapatid ni Lucas. Hindi masamang tao ang kanyang ama base sa pagkakakilala niya. Hindi ba't naging isa itong ulirang ama sa kanya? Ngunit naiisip din ni Jenna,
Bakit nang magkausap sila ng kanyang ama sa cellphone, ay humihingi ito ng tawad sa kanya at inaming kasalanan nito kung bakit nangyari sa kanya ang lahat ng iyon. Tuliro at naguguluhan, hindi malaman ni Jenna kung ano ang iisipin at paniniwalaan. Parang hindi na niya mahihintay na makauwi sa kanila upang kumpirmahin mula sa ama ang katotohanan. At waring nabasa ni Jig sa kanyang mukha ang paghihirap ng isip at damdamin niya. Nagulat na lang ang dalaga nang abutan siya nito ng cellphone. Agad na idinayal ni Jenna ang numero sa kanilang bahay. Nang makausap ang ama, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Papa, tapatin mo ako. Totoo ba na dinukot mo at pinagsamantalahan ng kapatid ni Lucas sa monte kaya ito nagpakamatay? Matagal bago narinig ni Jenna ang mahinang pag-oo ng ama sa kabilang linya. Pero bata pa ako noon, iha. Kagyat na dugtong ni Leandro, na guilty-guilty ang tono. Masyado pang agresibo. Palalo at hindi kayang tumanggap ng anumang kabiguan. Pero maniwala ka sana na nang magising ako sa aking mga pagkakamali, ang pangyayaring yun ang unang-una kong pinagsisihan. Ngunit parang hindi na naririnig ni Jenna ang mga sinabing iyon ng ama. Tigmak ng luha, parang wala sa sariling in-off niya ang telepono. Ayaw na niyang marinig ang boses ng ama. Namumuhi siya rito. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa mga emosyong naghahalo roon. At sa gitna ng kalituhan, nilapitan niya si Jigs at tinutusan itong ibalik sa isla ang yate. Ayoko munang umuwi sa amin. Ayokong makita si Papa. Saglit na nalito si Jigs kung ano ang dapat gawin. Maya-maya pa'y makikita nang nagmamaniobrang pabalik ang yate na malayo-layo na rin ang nalalakbay sa gitna ng laot. Tanaw na nila ang pigura ng islang pinanggalingan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit nang malapit na sila sa baybayin, naging konting ambon na lamang iyon. Ilang metro bago sila dumaong, nahuli na mga mata ni Jenna ang isang namumuting bagay sa gitna ng buhanginan malapit sa baybayin. Habang lumalapit sila, unti-unting lumilinaw sa paningin ng dalaga kung ano ang natatanaw. Parang damit na hinahangin. Ngunit nang makalapit pa ng konti, nakumpirma niya na damit nga pero nakasuot sa isang figurang nakahandusay sa buhanginan. Kaagad na sinakmal ng kaba ang dibdib ng dalaga nang maisip na isang tao lang naman ang iniwan nila sa isla. Posible bang si Lucas ang natatanaw niyang iyon? Pero bakit sa ayos nito ay tila hindi ito gumagalaw? Nang ituro niya kay Jigs ang figura sa buhanginan, ito man ay waring nangamba kung ano ang nangyari sa kaibigan. Dinoble ni Jigs ang bilis ng takbo nila. Pagdaong na pagdaong ng yate, dagling tinakbo ni Jigs ang lalaking nakadapa sa buhanginan. Si Lucas nga iyon. Bahagya itong umungol ng itihaya ni Jigs. Basang-basa ito ng ulan, ngunit tila hindi nito alam. Mula sa isang kamay nito, gumulong ang bote ng whiskey na halos sa idna ang laman. Nagkatinginan sina Jigs at Jenna. Natukoy agad nila kung ano ang nangyari sa lalaki. Sumobra ang inom nito ng alak at doon na inabutan ng matinding pagkalango. Pinagtulungan nilang maiakyat sa bahay ang walang malay na lalaki. Nang may pasok sa silid nito at maihiga sa kama, iniwan na ni Jenna si Jigs para siyang magpalit ng damit kay Lucas. Tumuloy siya sa kusina at nag-init ng tubig sa kalan. Pagkway naghagilap ng palanggana at face towel. Nang pumasok uli siya sa silid, may dala na siyang maligamgam na tubig sa palanggana. Makakatulong ito para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sabi niya, minasdan siya ni Jigs na tila namamangha sa pag-aalalang nasaan yon ang dalaga para kay Lucas. Dagli namang lumabas ang silid si Jenna na tila gustong umiwas sa pagbasang iyon ni Jigs sa kanyang damdamin. Matapos may ayos ang lagay ng kaibigan, nagpaalam na si Jigs kay Jenna upang pumunta sa bayan. Mauubos na raw ang stock na pagkain sa resort kaya kailangan na nitong mamili. Sandali lang daw ito. Ngunit lubog na ang araw, hindi pa rin bumabalik si Jigs. Nang makaramdam ng pagkalam ng sikmura, naghagilap na makakain sa kusina ang dalaga.
Nakakita siya ng instant noodles. Tinimplahan niya ng mainit na tubig at iyon ang hinapunan. Habang kumakain, naalala niya si Lucas. Hindi pa lumalabas ng silid nito ang lalaki. Hindi pa kaya ito nagigising? Matapos kumain, natukso siyang silipin ito sa silid. Iniawang niya lang ng bahagya ang dahon ng pinto. Ngunit mabilis niya itong nailuwang nang mapansin na parang may hindi magandang nangyayari sa lalaking natutulog sa kama. Nakabaluktot ito, yakap na mabuti ang sarili at tila nanginginig. Mabilis siyang lumapit dito at karakang dinama ang noo at leeg nito. Inaapoy ng lagnat si Lucas. Nataranta si Jenna. Agad niyang kinuha ang kumot at binalot ang lalaki. Pagkway tinungo niya ang first aid kit sa banyo at naghagilap ng gamot. Nakakita siya ng paracetamol. Sinubok niyang gisingin si Lucas upang mapainom ito ng gamot. Lucas? Lucas? Pukaw niya sa diwa nito habang marahan itong niyuyugyog. Nagdilat ng mata ang lalaki, ngunit tila hilong-hilo ito na hindi mawari. Gayunman, sinika pa rin itong maibangon ni Jenna. Isinubo niya sa bibig nito ang gamot at pinilit itong mapainom ng tubig. Pagkway muli niya itong inhiga, parang wala sa sarili na sunod-sunuran lang sa kanya si Lucas. Ngunit nagulat si Jenna nang bigla siya nitong hawakan sa kamay. Salamat at nagbalik ka. Bulalas nito na nakatingin sa kanya, ngunit tila wala naman sa kanya ang focus ng itim ng mga mata. Huwag mo na akong iiwan. Huwag ka nang aalis sa piling ko kailanman. Ipangako mo. Kunot noong minasdan ni Jenna ang lalaki. Gising ba ito o nagdidiliryo lang sa taas ng lagnat? Halika, yakapin mo ko. Giniginaw ako. Saglit na nagbantulot ang dalaga, ngunit nakikita niya, halos mangikig nga sa lamig na nararamdaman ang lalaki. Hindi niya ito natiis. Tinabihan niya ito sa kama at niyapos. Ibinigay niya ang init ng kanyang katawan na kailangan nito. Muling nakatulog si Lucas sa mga bisig ni Jenna. Gustong mayamot ni Jenna sa sarili sa mga pangyayari. Dinukot siya at tinangkang pagsamantalahan ng lalaking ito, kaya dapat ay masuklam siya rito. Pero ano itong ginagawa niya ngayon? Bakit sa oras ng kagipitan nito'y buong puso niya pa rin itong sinasaklolohan? Nasaan na ang pagkamuhing nararamdaman niya sa lalaking ito? Hindi mahagilap ni Jenna sa sarili ang eksaktong sagot. Basta ang alam niya, nang malaman niya na totoong malaki ang pagkakasala ng kanyang papa sa taong ito, nagkaroon siya ng malalim na simpatsya rito. Nauunawaan na niya kung bakit gayon na lang ang paghangad nitong makapaghiganti sa kanyang papa sa pamamagitan niya. Siya man marahil ang lumagay sa katayuan nito, hindi rin siya matatahimik hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang kasawiang sinapit ng nag-iisang kapatid. Humigpit ang yakap ni Jenna sa lalaki sa puntong iyon, para kasing naramdaman niya kung gaanong puot at paghihirap ng loob ang kinimkim nito sa loob ng napakahabang panahon, at hinalipin ang habagang puso niya para sa lalaki. Hindi akalain ni Jenna na makakatulog siya sa ganoong kalagayan. Nagising siya sa kiliti na parang may mabining mga kamay ang banayad na humahaplos sa kanyang mga pisngi. Pagdilat ni Jenna, ang gwapong anyo ni Lucas ang namulatan niyang nakatunghay sa kanya. Nakatagilid ito ng higa at waring matagal nang pinagmamasdan ang kanyang pagtulog. Ngunit nang magsalubong ang kanilang mga mata, biglang tumalim ang anyo ni Lucas. Sa isang iglap, napalitan ng galit ang kaamuang namulatan niya sa mga mata nito. Kasunod niyon, bumalikwas ito ng bangon at umalis sa kama na animoy diring-diri sa kanya. Napatayo na rin si Jenna kung totoo ang masuyong mga haplos na gumising sa kanya o nananaginip lang ba siya. Marahil nga ay nananaginip lang siya kanina. Bakit naman gagawin ni Lucas na haplosin nang may pagsuyo ang mga pisngi niya? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't pinahatid kita kay Jig sa Maynila? Usig ng lalaki na matalim ang tono.
Oo. Pero, nagpabalik ako kay Jigs. Nakayokong sagot ni Jenna. Hindi ba't gusto mo nang umuwi? Ano pa nagbalik ka pa rito? Dahil alam ko na ang lahat. So? Ayoko munang makita si Papa. Nasusuklam ako sa ginawa niya. Matagal na natahimik si Lucas. Maya-maya. Eh bakit naririto ka sa silid ko? At bakit kita katabi sa kama ko? Isang inosenteng pag-uusisa, ngunit namula pa rin si Jenna. Natiyak niya na nagdidiliryo nga lamang si Lucas sa sobrang taas ng lagnat kanina. Wala itong alam sa mga nangyari, maging ang mga masuyong mga salitang namutawi sa mga labi nito kanina ay hindi nito natatandaan. At ewan ni Jenna kung bakit kumirot ang kanyang dibdib sa katotohanan iyon. Tinatanong kita, untag ni Lucas. Naabutan ka naming basang-basa ng ulan sa dalampasigan kanina. Walang malay sa sobrang kalasingan. Dahil doon, inapoy ka ng lagnat. Naawa ako sa iyo kaya pinagyaman kita. At bakit ikaw ang kailangan gumawa nun? Nandiyan naman si Jigs ha? Wala si Jigs. Maagap na sagot ng dalaga. Nagpaalam siyang mamimili sa bayan. Hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik. Natigilan si Lucas. Sinulya pa ng wall clock. Ganap ng alas 11 ng gabi. Pagkway tinungo nito ang pinto. Kumusta na ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nilalagnat? Napigil ng tanong na yon ni Jenna ang paglabas ng lalaki. Okay na ako. Kung ano man ang ginawa mo para sa akin kanina. Salamat. Malamig nitong tugon at tuluyan ang lumabas ng silid. Naiwan si Jenna na nayayamot sa sarili. Ano't bigla siyang nagkaroon ng pagmamalasakit sa lalaking ito. Bandang alas 12 ng hating gabi, may kumatok sa silid ni Jenna. Lumipat din siya agad doon kanina at tinangkang daanin sa tulog ang pagkatuliro ng damdamin na kasalukuyang nararamdaman. Ngunit sa kamalasan ay hindi na uli siya dalawin ng antok hanggang sa marinig niya ang mga katok sa pinto ng kanyang silid. Inakala niyang dumating na si Jigs. Ngunit hindi si Jigs ang nakita niya nang buksan niya ang pinto. Si Lucas. Nagluto ako ng makakain. Kung nagugutom ka, kumain ka na lang sa kusina. Salat iyon sa tunay na pag-aalala kaya hindi ikinatuwa ni Jenna. Kumain na ako. Ginawa niya ring malamig ang tono. At ano ang kinain mo? Nakapagluto ba si Jigs bago umalis? Umiling siya. Nakakita ako ng instant noodles. Iyon ang hinapunan ko. Sigurado ka bang nabusog ka sa kinain mong yon? Anong halaga sa iyo kung nabusog ako o hindi? Gusto ko lang masiguro na hindi ka magkakasakit habang nasa poder kita. Mahirap na. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Lalong lalaki ang pananagutan ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Wala kang pananagutan sa batas dahil wala akong planong magsampa ng kaso laban sa iyo. Diretsong sagot ni Jenna. Saglit na natilihan ng lalaki. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ang pagdukot at pagtangkang magsamantala ay isang malaking kasalanan. Isang krimen na dapat lang napanagutan ko sa batas. Pinakawalan mo na ako ah. Pero kusa akong nagbalik dito. Is that still considered abduction? I don't think so. Pahalukip-kip na sabi ng dalaga. Nagulat siya nang bigla siyang daklutin ng lalaki sa braso. Bakit nga ba ginawa mo yon? Hindi ka na dapat nagbalik dito. Singhal nito sa mukha niya. Hindi ka ba natatakot sa akin? Matindi pa rin sa dibdib ko ang hangaring maipaghiganti ang aking kapatid. Hindi ka ba natatakot na muli kitang pagtangka ang lapastanganin upang makapareha sa ginawa ng iyong ama sa aking kapatid? Kung yun lang ang paraan upang mabayaran ko ang kasalanan sa iyo ni Papa, gawin mo. Magpapaubaya ako sa iyo. Matatag na sagot ni Jenna. Maang na namasdan ni Lucas ang dalaga. Waring hindi nito mapaniwalaan ang mga narinig na iyon mula sa kanya. Sunod-sunod ang mga paghinga ng lalaki.
Waring mayroon itong tinitimping daluyong sa damdamin. Pagkway para itong napaso na bigla siyang binitiwan. Iglap lang at nawala ito sa paningin ni Jenna. Hindi siya nabigla sa ipinahayag at lalong hindi siya nagbibiro. Paniniyak ni Jenna sa sarili nang muling mapag-isa sa kanyang silid. Ngayong nalaman niya na totoong may pagkakasala ang kanyang papa, desidido siyang tubusin ang kasalanang iyon sa pamamagitan ng sarili. Hindi bali nang masira siya, ang mahalaga'y makawala si Lucas sa kapaitan at pagkamuhing dulot ng masaklap na kahapon. Hindi bali na ang kanyang sarili, ang mahalaga'y ang katahimikan ng damdamin ni Lucas. Hindi na makapagkakaila sa kanyang sarili si Jenna. Umiibig siya kay Lucas at mayamot man siya ng mayamot sa kanyang sarili kung bakit hinayaang mangyari iyon, wala na siyang magagawa. Hindi na niya mapipigil ang bumulagang katotohanan. Umiibig siya sa kanyang abductor na walang tanging hangad kundi ang makapaghiganti sa kanyang ama sa pamamagitan niya. Sa gabing ito, desidido siyang ibigay kay Lucas ng walang kahirap-hirap ang matagal na nitong inaasam. Maingat na lumabas sa silid niya si Jenna. Sandali lang ay nasa tapat na siya ng silid ni Lucas. Sinubok niyang pihitin ang seradura ng pinto na agad namang bumigay. Ngunit pagbukas niyon, tumambad kay Jenna ang walang lamang silid. Wala si Lucas maging sa banyo. Hinanap niya sa buong kabahayan ang lalaki, pero hindi niya ito nakita. Lumabas siya sa terasa at mula roon, natanaw niya sa tanglaw ng buwan ang figura ng lalaki na nakaupo sa isang malaking bato sa tabing dagat. Hindi nagdalawang isip si Jenna. Lumabas siya ng bakuran at nakayakap sa sariling tinalunto ng buhanginan patungo sa kinaroroonan ni Lucas. Huminto siya 1 metro mula sa likuran ng lalaki. Napansin niya ang hawak nitong bote ng alak. "Baka mabinat ka niyan," sabi niya. Gulat na lumingon si Lucas. Agad na nagsalubong ang mga kilay nito. "Bakit sumunod ka pa rito?" "Natatakot ako mag-isa sa bahay." "Mas matakot ka kung kasama mo ko," galit na sabi ng lalaki. "Hindi. Hindi na ako takot sa iyo." Pagkasabi noy, umikot si Jenna patungo sa harapan ng lalaki at walang sabi-sabing inagaw ang bote ng alak at agad inihagis sa dagat. "Hey, what are you doing?" Nairitang sabi ni Lucas. "Ayokong lasing ka habang ginagalaw mo ko." "Anong sinabi mo?" "Gusto kong bayaran ang kasalanan sa iyo ni Papa." Habang sinasabi iyon, ay sinimulan ng kalasin ni Jenna ang magkabilang tirante ng suot na duster. "Anong..." Hindi malaman ni Lucas ang sasabihin sa matinding panggigilalas. "Gusto kong mawala ang puot na nakabaon sa dibdib mo. At alam kong ito lang ang paraan upang ganap na matahimik ang iyong kalooban, Lucas." Sa puntong iyon ay nalaglag sa lupa ang kasuotan ng dalaga. Tumambad ang perpekto niyang katawan na tanging maliit na telang pang ibaba na lang ang nakatakip. Napalunok si Lucas sa kaharap na kariktan. Nagsimula itong gitian ng butil-butil na pawis sa kabila ng umiihip na malakas na hangin. Dahan-dahang lumapit ang dalaga. Isang katukso-tuksong tanawin na hindi kayang tanggihan ng kahit na sino mang anak ni Adan. Sumabog ang pagtitimpi ni Lucas. Mababaliw siya kung tututulan ang maladyosang kagandahang iyon. Hindi na nagawang makalapit ng husto ni Jenna sa kinaupuan ng lalaki dahil sinalubong na siya nito ng buong pananabik. Animoy uhaw na uhaw ang mga labi ni Lucas nang halika ng mga labi ng dalaga. Halik na nag-aapoy sa matinding pagnanais. Bumaba ang mga labi ng lalaki sa makinis na leeg ni Jenna. Nilasahan nito ang bawat sulok sa bahaging iyon, habang ang isang kamay ay sumapo sa harapan ng dalaga at marahang sumuyo. Isang impit na daing ang kumawala sa mga labi ni Jenna.
lalo na nang bumaba ang mga labi ng lalaki at pinalitan ng bibig ang kamay nito. Marahang naisabunot ni Jenna ang isang kamay sa buhok ng lalaki sa tindi ng kiliting inihatid ng ginawang iyon ni Lucas. Kaiba kaysa noong dahasin siya nito, dahil sa pagkakataong ito, walang bakas ng anumang dahas ang bawat galaw ng lalaki. Bago sa kanya ang mga damdaming iyon at hindi niya akalaing maiibigan niya. Bago pa na malaya ni Jenna, naalis na ni Lucas ang natitira niyang kasuotan sa katawan at dahan-dahan na siya nitong ibinubuwal sa buhanginan. Bahagyang nakaramdam ng takot si Jenna sa bahaging iyon, ngunit wala nang puwang ang pagdadalawang isip dahil tupok na rin siya sa isang nakaliliyong damdamin na kung hindi magkakaroon ng katuparan ay baka mawala siya sa katinuan. Waring naramdaman ni Lucas ang kanyang pangamba. Natigilan nito. Napadilat si Jenna. No. Huwag kang tumigil. Ituloy mo lang. Masuyong hinalikan ni Lucas sa mga labi ang dalaga bago marahang nagpatuloy. Saglit lang ang kirot na naramdaman ni Jenna nang ganap na silang maging isa ni Lucas. Nakatitig ang lalaki sa mukha niya habang ginagawa iyon at tunay na nasorpresa si Jenna nang marahan itong haplusin ang kanyang mga pisngi. Ewan ni Jenna kung totoo ang pagsuyong nababasa niya sa mga mata ng lalaki o nagdidiliryo lamang siya sa tindi ng nadarama. Kung si Jenna ang tatanungin, ayaw na niyang umalis pa sa isla. Sa piling ni Lucas, hindi mapapantayan ang kaligayahang nadama niya sa piling ng lalaki sa loob ng magdamag na iyon. Ang nangyari sa dalampasigan ay muli pa nilang pinagsaluhan sa silid ni Lucas, sa banyo, sa salas. At sa mga pagkakataong iyon, hindi na si Jenna lang ang nag-initiate at dama niya na hindi na rin siya lamang ang lihim na nagmamahal. Nagsalo sila sa kaligayahan ng walang kasawaan, walang kapaguran at parang wala nang darating na umaga. Ngunit dumating ang umaga at dumating din si Jigs na may dalang masamang balita. Matapos isalaysay na may sumabit na halamang dagat sa elisi ng yate na naging dahilan para maistak ito sa gitna ng laot sa loob ng maraming oras. Ipinaabot din ito kay Jenna ang balitang narinig sa transistor radio ng isang tindera sa palengke. Matapos umanong idetalye ng broadcaster ang pagkawala ng anak ng business tycoon na si Leandro Monreal, binanggit din ito na nakaratay sa isang ospital ang pamosong businessman, bunga ng labis na pag-aalala at depresyon. Inaasahan na ni Jenna na ikatutuwa ni Lucas ang sinapit na iyon ng kanyang papa. Hindi ba't yun naman talaga ang motibo nito? Ang patayin sa takot at pag-aalala ang kanyang papa. Ngunit hindi niya kinakitaan ang anumang kasiyahan ng anyo ni Lucas. Sa halip, sa unang namutawi sa mga labi ng lalaki. I'm sorry. Anito sa kanya sa matapat na tono. Dalawang salita, ngunit kalakip niyo ng lahat ng damdaming hindi maihayag. At sapat na yon kay Jenna upang matanto niya na namatay na ang apoy sa puso ng lalaki. Yumapo siya kay Lucas at umiiyak sa dibdib nito nang nakatakda na siyang umalis. Hindi lang dahil sa pag-aalala sa kalagayan ng ama, naninikip din ng dibdib niya sa pangamba na baka hindi na sila muli pang magkita ng estrangherong ito na siyang nagturo sa puso niya kung ano ang tunay na pag-ibig. Matapos ang isang malalim na buntong hininga, sa wakas ay nagawang talikuran ni Jenna ang lalaki. Tinatagan niya ang sarili nang dahan-dahang humakbang palayo kay Lucas. Ngunit hindi pa siya nakakatatlong hakbang, naramdaman niya ang kamay na biglang pumigil sa kanyang braso. Sa isang iglap at muli na naman siyang nakakulong sa mga bisig ni Lucas. Nang mariin siyang halikan ng lalaki, natiyak ni Jenna na hindi lamang siya ang naghihirap ang kalooban sa mga sandaling iyon. Nang lubayan ni Lucas ang kanyang mga labi, madamdamin itong nagpahayag. Ayokong mahalin ka dahil isa kang Monreal.
Pero hindi ko kayang pigilin ang damdaming ito. Maring hindi ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. Pero isang araw, tinitiyak kong magkikita pa tayong muli. Sapat na ang mga salitang iyon ng lalaki para umasa si Jenna. Hihintayin ko ang araw na yon, Lucas. Nagkaroon ng nervous breakdown si Leandro dahil sa labis na takot at pangamba sa iniisip na kasasapitan ng anak sa mga kamay ni Lucas. Ngunit hindi yon ganun kalala kaya madali rin itong nakarecover. Lalo na nang makita nito ang anak at matiyak na wala namang nangyaring masama rito. Sa inabutang kalagayan ng ama, naisip ni Jenna, hindi na kailangang malaman nito ang pagkakaloob niya ng sarili bilang kabayaran sa kasalanan nito kay Lucas. After all, dapat niya pa bang ituring na isang pagsasakripisyo ang kanyang ginawa? Mayroon bang sakripisyo na sa halip na magdusa ay nag-enjoy pa ng husto ang gumawa? Pinanindigan ni Jenna sa harap ng ama na walang ginawang masama sa kanya si Lucas, kaya hindi na dapat palakihin ang pangyayaring iyon. Ngunit makalipas ang isang buwan, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at grabing pagduduwalang dalaga. Kasabay niyon ang pagkadelay ng kanyang buwanang dalaw. Nabahala ang dalaga. Posible bang buntis siya? Lihim siyang nagpatingin sa isang doktor at nakumpirma niya ang katotohanan. Buntis siya. Nagbunga ang mga nangyari sa kanila ni Lucas. Ngunit sa halip na mamroblema, ikinatuwa ni Jenna ang pangyaring iyon dahil mapapadali ang pagkikita nilang muli ni Lucas. Miss na niya ang lalaki. Hindi na siya makakatiis na maghintay upang maging tama ang panahon para sa kanilang dalawa. Ang naging pasya ni Jenna ay bumalik sa isla upang ipaalam kay Lucas ang kalagayan niya. Ni hindi siya nagpaalam sa ama. Naisip niyang tatawagan niya na lamang ito upang magpaliwanag. Hawak ang sketch na ibinigay sa kanya ni Jigs. Ginamit ni Jenna ang sariling savings at inarkila ang pribadong yate ng isang kaibigan para ihatid siya sa isla. Malayo pa lang ay excited ng sinisilip ni Jenna mula sa largabista ang kabuuan ng pribadong resort na pinananabikan niyang mabalikan. Ngunit habang lumalapit at lumilinaw ang kabuuan ng islang pinanggalingan, unti-unti namang humuhulas ang pananabik ng dalaga. Ang dahilan, isang eksena ang nakikita niyang nagaganap sa may dalampasigan. Isang lalaki at isang babae ang magkayakap na nagpapagulong-gulong sa tabing dagat. Sa ayos ay kitang-kitang naglalambingan. Natigilan si Jenna. Saglit na tinanggal sa mga mata ang largabista at pinunasan ang mga lens upang mabistahan niyang mabuti ang natatanaw. Nang muling sipati ni Jenna sa largabista ang eksena sa isla, nakita niyang nakailalim na ang babae sa lalaki at sa ayos ay waring naghahalikan. Hindi niya makitang mabuti ang itsura ng babae, ngunit ang lalaki parang may sumuntok sa dibdib ni Jenna sa puntong iyon. Hindi niya rin gaanong kita ang mukha ng lalaki, pero sa pangangatawan, sa buhok, sa lapad ng balikat, hindi may kakailang si Lucas Samonte. Biglang nabitiwan ni Jenna ang largabista na kung hindi nakasabit ang strap sa leeg niya ay baka bumagsak sa kanyang paanan at nabasag. Tulad ng pagkabasag at pagkakapira-piraso ng puso ni Jenna ng mga sandaling iyon. Si Lucas may kasamang ibang babae. Parang mamamatay sa sakit ang puso ni Jenna sa katotohanan iyon. Kung sino man ang babaeng iyon, wala na siyang planong alamin. Malinaw ang katotohanan. Hindi na matutupad ni Lucas ang ipinangako nito sa kanya. Hindi na magkakaroon ng katuparan ang mga lihim na damdaming pinagsaluhan nila sa isla. O may damdamin nga ba para sa kanya si Lucas? Ngayon ay gusto nang mag-alinlangan ni Jenna kung totoo ang mga pagsuyong ipinadama sa kanya ng lalaki noong huling gabi niya sa isla. Baka nga pinaasa lamang talaga siya nito dahil natunugang may pagtingin na siya rito. Pinaasa siya, ngunit wala namang balak na totohanin. Bahagi pa rin ang plano nitong paghihiganti. Masakit
dahil totoong napaibig siya ng tapat kay Lucas. Hindi na ipinatuloy ni Jenna ang pagdaong ng yate. Ipinamaniobra na niya iyong pabalik sa Maynila. Wala nang dahilan para ipaalam pa niya kay Lucas ang tungkol sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Halos 2 araw na nawala si Jenna. Nang tanungin siya ng ama kung saan siya galing, inamin niya rito ang totoo. Anong pumasok sa isip mo't nagawa mo pang bumalik sa lugar na yon? Manghang pakli ni Leandro. Kailangan ko siyang makausap, Papa. Bakit? Para ano pa at gusto mo pang makipag-ugnayan sa lalaking dumukot sa'yo? Buntis ako, Papa. At siya ang ama. Para iyong bombang sumabog sa pandinig ni Leandro. Ang sabi mo'y hindi kanya pinuwersa. Usig nito sa anak. Hindi nga, Papa. Kusa kong ibinigay ang sarili ko sa kanya. Diyos ko. Nanlulumong bulalas ng ama. Hindi makapaniwala. Bakit mo ginawa yun? Para matahimik na siya. Para matahimik ka na. Para matahimik na tayong lahat. Sumabog ang mga luha ni Jenna sa puntong iyon. Paano tayo matatahimik kung ganyang may dapat siyang panagutan sa'yo? Hindi niya malalaman ang tungkol sa batang ito, Papa. Nagbago ng isip ko. Wala na akong intensyong gambalahin pa ang pananahimik niya. May pait na gumuhit sa dibdib ni Jenna sa sinabing iyon. At paano ka? Paano ang bata? Ipadala mo ko sa Amerika, Papa. Doon ko bubuhayin ang batang ito. Nadudurog ang puso ni Leandro sa sinapit na iyon ng anak. Ngunit wala na itong magawa kundi sisihin ang sarili sa mga pangyayaring naganap. Halos 4 taong nanatili si Jenna sa Amerika kasama ang anak. Ngunit kinailangan itong bumalik ng Pilipinas sa biglaang pagpanaw ng amang si Leandro Monreal. Vehicular accident ang ikinamatay ng matanda. Mommy, where are we going? Tanong ng mahigit 3 taong gulang na si Allen habang binibihisan ito ni Jenna. We're going back to the Philippines, baby. To my daddy? Natigilan si Jenna. Minasda ng anak na sa tuwing tititigan niya'y hindi maaaring hindi magbalik sa alaala niya ang nakaraan. Am I going to see my daddy, mommy? Napakagat labi si Jenna. Matalino si Allen. Mula nang magkaisip ito, wala na itong laging bukang bibig kundi ang pagnanais na makita ang ama. Gusto niya tuloy pagsisihan na nasabi niyang buhay pa ang ama nito at nasa Pilipinas. Sana pala'y sinabi niya na lang na wala na ito. Disin sana'y hindi na nagtatanong ng ganito ang bata. Hindi malaman ni Jenna ang itutugon. Mommy, why don't you answer me? Pangungulit ng bata. Am I going to see my daddy in the Philippines? Yes, baby. You're going to see your daddy. Nasabi niya sa kawala ng maisip na palusot. Bahala na pagdating sa Maynila. Nais sa loob ni Jenna. Bago sila umalis sa bahay nilang mag-ina sa New Jersey, tumawag si Neil mula sa Pilipinas. Kinumpirma nito mula kay Jenna ang oras ng paglapag ng eroplanong sasakyan nilang mag-ina sa Naiya. Ito kasi ang susundo sa kanila. Hindi man natuloy ang pagtanggap niya sa pag-ibig ng lalaki. Dahil sa pagkawala niya, 4 taon na ang nakakaraan, ay nanatili silang mabuting magkaibigan ni Neil. Natatandaan niya na bago siya tumulak patungong Amerika noon, inialok ni Neil ang pangalan nito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Hindi raw nagbago ang damdamin nito sa kanya sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Ngunit tumanggi si Jenna. Ayaw niyang maging unfair sa lalaki. Sa kalooban niya, alam niyang hindi na si Neil ang laman ng puso niya. Sa kabila niyon, nagpatuloy ang komunikasyon nila ng binata kahit nasa Amerika na siya. At bagamat hindi na bumabanggit si Neil tungkol sa damdamin nito para sa kanya, alam ni Jenna na buhay pa rin iyon sa dibdib ng lalaki. Gayunpaman, sinikap niyang ipaunawa sa mga kilos at mga salita na para sa kanya, si Neil ay isa na lamang mabuting kaibigan.
isang kaibigan na handang dumamay sa kanya sa lahat ng oras. Nang marinig ang boses ni Neil, biglang nagka-ideya si Jenna kung paano masosolusyonan ang problema niya sa kanyang anak. Kaya bago na ibaba ng lalaki ang kabilang linya, may ipinakiusap siya rito tungkol kay Allen. Hindi naman nagdalawang isip si Neil na pumayag sa ibig niyang mangyari. Ngunit sadyang matalino si Allen, sa murang gulang nito ay hindi ito ganon kadaling linlangin. Nang ipakilala ni Jenna si Neil bilang daddy nito, hindi agad niya nakita ang kislap ng galak na inaasaan sa anyo ng bata. Tinitigan nito si Neil nang may pag-aanhinlangan. "You said I look like my daddy, but this man doesn't look like me, mommy." Sabi ng bata na itinuturo si Neil. Naghagilap nang may kakatwiran si Jenna. "You look like your daddy when he was younger, especially when he was your age. Yes, that's what I mean when I said those words. He doesn't look like you anymore because he's older now. But he is really your dad. Aren't you going to hug him?" Dahan-dahang humakbang ang bata palapit kay Neil. Kinarga ito ng lalaki. Ngunit waring hindi pa rin ganap na kumbinsido ang bata. Hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa mukha ni Neil. "Are you really my dad?" Paniniyak pa nito. "Yes, I am your dad. Look, we have the same set of teeth." Habang ipinakikita ang mga ngipin, natawa ang bata. Saka pa lang ito yumakap at humalik sa inaakalang ama. Ngunit kung inaakala ni Jenna na magtatagal, ang panlilin lang niyang iyon sa anak, nagkakamali siya. Dahil sa burol ni Leandro, isang hindi inaasahang panauhin ang darating, na labis na ikasosorpresa ng dalagang ina. Buong kapanglawang tinutunghaya ni Jenna ang labi ng ama na nakahimlay sa isang mamahaling kasket nang maramdaman niya ang paglapit ng isang tao sa kanyang likuran. Hindi niya iyon pinagkaabalahang lingunin kaagad dahil kasalukuyang abala ang isip niya sa pagbabaliktanaw sa magagandang alaalang pinagsaluhan nilang mag-ama. Sa kabila ng paglabnaw ng pagtingin niya sa ama mula nang malaman niya ang kasamaan nito noong araw, napakasakit din para sa kanya ang biglaan nitong pagpanaw. Marahil, kung wala ang isang Allen sa buhay niya, hindi magiging madali para sa kanya ang pangyayaring ito. Ngunit para sa kanyang anak, kailangan niyang magpakatatag. "Patawarin mo ako, Papa, kung hindi naging madali para sa akin ang unawain ka. Pero saan ka man naroroon ngayon, gusto kong malaman mo na hindi na ako galit sa'yo. Hangad ko ang katahimikan ng iyong kaluluwa, Papa." Bulong ng isip ni Jenna. Umusal siya ng maikling panalangin pagkatapos. Saka pa lang niya nagawang lingunin ang panauhin na nasa kanyang likuran. Pinanlakihan ng mga mata si Jenna nang makilala ang lalaki. Hindi agad siya nakapagsalita sa labis na pagkagitla. "Nakikiramay ako," sabi nito. "Salamat." Yun lang ang nagawang isatinig ni Jenna. Dahil kung muli pa siyang magsasalita, alam niyang mahahalata ng lalaki ang panginginig niya. 4 na taon na ang nakakaraan mula nang huli silang magkaharap ng lalaking ito. At natuklasan ni Jenna, noon at ngayon, walang nagbago sa damdamin niya para rito. Sa kabila ng pagluluksa ng kalooban, damang-dama niya ang paglukso ng pananabik sa puso niya para sa lalaking kaharap. Ngunit hindi niya hinayaang makita sa anyo niya ang damdaming iyon. Pinakatimpi-timpi ni Jenna ang emosyon. Bumuka ang bibig ng lalaki na tila may gustong sabihin. Ngunit naudlot ito nang makita ang isang batang palapit sa kanila. "Mami! Mami! I can't find my robot toy. Where is it?" Titig na titig si Lucas sa mukha ng bata. May kuryosidad at panggigilalas na unti-unting bumadha sa anyo nito. Napansin iyon ni Jenna. Ikinubli niya sa pagyuko sa anak ang biglaang pamumutla. "Go to your daddy, baby. He can help you find your toy." Sinadya niyang iparinig sa kaharap na lalaki ang unang pangungusap. Nagtatakbo ang bata palapit kay Neil na nasa may pintong patungo sa komedor at nakamasid din sa kanila.
Nang muli itong bumaling kay Jenna, rumihistro sa mga mata nito ang piping pag-uusisa at pang-uusig. Hindi iyon natagalan ni Jenna. Please help yourself. Excuse me. Sabi niya at nagmamadali ng iniwan ng lalaki upang salubungin ang iba pang nakikiramay na dumarating. Kausap ang mga business associates ng ama, wala roon ang buong konsentrasyon ni Jenna. Panay ang sulyap niya sa lalaking umupo sa isang sulok ng salas. Bakit naririto ang lalaking ito? Bakit kailangan pa nitong makiramay? Bakit kailangan pa nilang magkita? Bakit hindi pa ito maalis? Natutuliro ang dalagang ina. Kanina, alam niyang hindi nakaligtas sa pansin ni Lucas ang kabuuan ng mukha ng kanyang anak. Kung nagkaroon ito ng kutob, hindi niya alam. Pero sa nakikita niya ngayon sa mukha ng lalaki, waring nag-iisip ito ng malalim. At sa tuwin ay umiikot ang mga mata, halatang may hinahanap. Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ni Jenna, hindi siya nakatiis. Iniwan niya ang mga kausap at hinanap ang anak. Natagpuan niya ito sa likod bahay, kalaro si Neil sa garden. Napansin agad ni Neil ang pamumutla niya. Is there something wrong? Huwag mo munang ilalabas doon ng bata, sabi niya. Dahil ba doon sa lalaking kausap mo kanina? Paniniyak ni Neil, marahang tumango si Jenna. Kamukhang-kamukha siya ni Allen. Siya ba ang ama ng bata? Hindi niya kailangang ikaila kay Neil ang katotohanan. Muli, marahan siyang tumango. Natatakot ako, Neil. Nakita niya si Allen. Baka malaman niya ang totoo at kunin niya sa akin ang anak ko. Kung mahal mo pa siya, wala akong nakikitang problema. No! Mabilis na tanggi ni Jenna. Hindi ko na siya mahal. Hindi kumibo si Neil. Hindi ganoon ang nasinag niya sa mga mata ni Jenna. Kaninang kaharap nito, ang ama ni Allen. Sa libing ni Leandro ay naroroon din si Lucas. Natanaw ito ni Jenna sa di kalayuan, nakamasid sa kanilang mag-ina. Mula noon, hindi na natahimik ang kalooban ni Jenna. Alam niya, isang araw, kakausapin siya nito upang mag-usisa tungkol kay Allen. At hindi na niya ibig na mangyari iyon. Hindi lang ang pagkuha nito sa kanyang anak, kapag nalaman nito ang totoo ang labis niyang pinangangambahan. Mas natatakot siya sa idudulot sa damdamin niya ng muli nilang paghaharap. Baka hindi na niya mapigil ang damdamin. Ayaw na niyang mahalin si Lucas. Tama na ang pagdurusang naranasan niya noon. Ayaw niya nang umasa para lang muling mabigo at masaktan. Kaya nagpasya si Jenna. Kailangang bumalik sila ng kanyang anak sa Amerika sa lalong madaling panahon. Akala ko ba you plan to stay here for good para personal na asikasuhin ang mga negosyong naiwan ng iyong papa? Si Neil, ito ang una niyang pinagsabihan ng planong muling pag-alis. Nagbago na ang isip ko. Baka ibenta ko na lang ang lahat ng ari-arian namin dito para wala na akong intindihin. Sa Amerika na lang uli kami magsisimulang mag-ina. Why the sudden change of mind? Nanunuri ang tinging ipinukol sa kanya ni Neil. Iniwasan ni Jenna ang mga mata ng lalaki. Hindi ako magkakaroon ng katahimikan dito. Dahil kay Lucas? Hindi sumagot si Jenna. Tumayo siya at palukip-kip na sumandal paharap sa barandilya ng beranda kung saan sila nag-uusap ni Neil. Sa palagay mo ba hindi niya kayo kayang sundan doon kung sadyang gusto niyang alamin ang katotohanan sa likod ng pagiging magkamukha nila ni Allen? Jenna, if I were you, haharapin ko na lang siya. No, ayoko na makipag-usap sa kanya. You still love him, don't you? Tahas ang pakili ni Neil. Kahit hindi mo aminin, I can see the truth in your eyes. Napayo ko si Jenna. Hindi na nagawang itanggi ang katotohanan. He doesn't love me, Neil. He never loved me. Ginamit niya lang ako para makaganti kay Papa. Nalaglag ang mga luha ni Jenna sa bahaging iyon. Awang-awa si Neil kay Jenna. Daman niya kung gaanong kasakit ang nararamdaman ng dalaga. Dahil ganoon din kasakit ang nararamdaman niya ngayon.
patuloy siyang nagmamahal kay Jenna sa kabila ng katiyakang hindi nahihigit pa sa kaibigan ang pagtingin sa kanya ng babae. Gayunpaman, lihim pa rin siyang umaasa na magkakaroon ng milagro na isang araw makukuha niyang muli ang pagtingin ng babae sa mga kabutihang patuloy niyang ipinakikita sa mag-ina. Ngunit sa mga sandaling ito, ganap nang tinanggap ni Neil ang katotohanan na anuman ang gawin niya, hindi na siya maiibig ni Jenna kailanman. Pero hindi matatanggap ni Neil na kapwa sila magdusa ni Jenna. Isa man lang sa kanila ay kailangang lumigaya. Hindi na kinailangang problemahin ni Neil kung saan matatagpuan ang taong gustong makausap dahil kinabukasan din, ito mismo ang nagsadya sa kanya para siya kausapin. Matagal na nag-usap ang dalawang lalaki. Nang matapos, nalaman ni Neil na hindi lang pala silang dalawa ni Jenna ang matagal nang nagdurusa ang damdamin. Mayroon pang isa na higit ang dinaranas na paghihirap ng kalooban. Bisperas ng pagbabalik nilang mag-ina sa Amerika, nagpapanik at halos mag-hysterical si Jenna. Ang dahilan, nawawala si Allen. Nawawala ang kanyang anak. Ipinagpaalam sa kanya ni Neil para ipasyal ang bata ng araw na iyon. Ngunit nang bumalik ang lalaki, nag-iisa na lamang ito. Anong nangyari, Neil? Nasaan ang anak ko? Humihiyaw na siya sa harapan ni Neil sa magkahalong galit at pag-aalala. Hindi makatingin ang diretso sa kanya ang lalaki. Yukong-yuko ang ulo nito. Binabayaran ko lang sa cashier yung binili naming laruan. Hindi ko napansing bumitaw siya sa akin eh. Paglingon ko, wala na si Allen. Hinanap ko siya. Halos salughugin ko ang buong department store pero hindi ko na siya nakita. Patawarin mo ako, Jenna. Hindi ko rin gustong mangyari yon. Diyos ko. Nanlumo ng husto si Jenna. Bakit mo pinabayaan ang anak ko? Ipinagkatiwala ko siya sa'yo. Bakit mo siya hinayaang mawala? Umiiyak na siya sa matinding tensyon. Saan natin siya hahanapin ngayon? Nasaan ang anak ko? Mamamatay ako kapag may nangyaring masama sa anak ko. Huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama kay Allen. Pinukol niya ng matalim na tingin si Neil. Paano mo na siguro yan? Niwala tayong ideya kung masama o mabuting tao nakapulot sa kanya. O baka hanggang ngayon naglalakad siya mag-isa sa lansangan. Paano kung masagasaan siya? Diyos ko. At napahagulgol na sa mga palad niya ang dalagang ina. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Allen is an angel. Naniniwala kong hindi siya pababayaan ng Diyos. Sana nga, dahil sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad, Neil. Sinabayan niya iyon ang pagtayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Neil. Hahanapin ko ang anak ko. Jenna, marami ng mga otoridad ang inatasan kong maghanap kay Allen. Maghintay na lang tayo ng mga reports na darating. Tiningnan niya ng matiim ang lalaki. Why do I have this feeling na parang hindi ka masyadong worried sa pagkawala ni Allen? Sabagay, hindi naman kasi ikaw ang tunay niyang ama. Yun lang at tuloy-tuloy nang tumalikod si Jenna. Napailing na lang si Neil. Parang hindi naman ito naapektuhan ng mga sinabi ni Jenna. Bago sinapit ni Jenna ang main door, biglang nag-ring ang telepono. Agad iyong sinagot ni Neil. Si Jenna ay napatigil at agad na lumingon kay Neil. Baka tungkol sa kanyang anak ang tawag na iyon. Para sa'yo, sabi ni Neil. Mabilis siyang bumalik sa lalaki at padarag na kinuha rito ang telepono. Hello? Sino to? Formal niyang sabi. It's me, Jenna. Dagling na irita ang dalaga. Kung sino ka man, wala akong panahong makipag-guessing game sa'yo. Kapag hindi mo pa sinabi kung sino ka, ibababa ko na itong telepono. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang anak natin, hindi mo tatangkain man lang na ibaba ang telepono. Anak natin? Biglang pinanlakihan ng mga mata si Jenna. Binundol ng kaba ang dibdib niya. Lucas? Hindi alam ni Jenna na sa ginawa niyang iyon ay ipinagkanulo na niya ang katotohanan.
Binanggit lang ang mga salitang anak natin. Nahulaan na niya agad kung sino ang nasa kabilang linya. Ngunit hindi na kailangan ni Lucas ang kumpirmasyon ni Jenna dahil nakatitiyak na ito sa hawak na katotohanan. Sa halip, maaliwalas itong nangusap. Mas maganda talaga ang tunog ng pangalan ko kapag ikaw ang bumibigkas. Wala akong panahon makipagbulahan sa'yo. Sabi mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Anak natin, Jenna. Pagtatama ng lalaki. Hindi mo siya anak. Maigting natanggi ni Jenna. Tumigas ang tono ng lalaki. Hindi ko kailangan paggalawin ang pera ko o ang pagkumpirma mo o nino man para matiyak ko ang katotohanan. Sa mukha pa lang ng bata, alam ko ng anak ko siya. Napaiyak si Jenna. Please, Lucas. Huwag mong kunin sa akin ang bata. Ibalik mo sa akin ang anak ko. I can't. Pero kung gusto mo siyang makita, alam kong hawak mo pa ang sketch pabalik sa isla. Hihintayin ka namin ang ating anak, Jenna. Pagkasabi niyo ay pinatay na ng lalaki ang linya. You can use my yacht. Alok ni Neil nang malaman nito ang balak niyang pagtungo sa islang pinagdalhan sa kanya noon ni Lucas upang kunin ang kanyang anak. Akala niya isasamahan siya ni Neil hanggang sa isla. Ngunit inihatid lang siya nito sa kinadadaungan ng yate sa Manila Bay. Matapos bigyan ang instruction ng mga tauhan nito kung saan siya ihatid, nagpaalam na rin ito kay Jenna. Hindi mo ba ako sasamahan? Takang pakli ng dalaga. Alam kong hindi ka mapapahamak sa pupuntahan mo, Jenna. Makahulugang tugo ng lalaki. How did you know? Natitigilang saad ni Jenna. Kanina pa siya nahihiwagaan sa mga ikinikilos at mga sinasabi ni Neil. I just know. Mekling sagot nito. Hindi na napigil ni Jenna na isatinig ang pagdududang kanina pag gumigiit sa isip. Tell me, Neil. Paanong napunta kay Lucas ang bata? Gayong ang sabi mo'y nawala siya habang nasa department store kayo. Nagkibit ng balikat ang lalaki, ngunit halatang bahagya itong nataranta. Hindi ko alam. Siguro'y nakasunod na siya nang umalis kami ni Allen. At nang malingat ako, kinuha niya ang bata. Parang ayaw niyang maniwala na ganoon nga. Ngunit wala nang panahon para pigiin niya si Neil na magsabi ng totoo. Ibig na niyang makarating sa kinaroroonan ng kanyang anak. Goodbye, Jenna. Malungkot na sabi ni Neil nang tumalikod na si Jenna upang sumakay sa yate. Hindi napigil ni Jenna na muling lingunin ang lalaki. Bakit ang dinig niya sa tono nito ay nagpapaalam na ito sa kanya ng panghabang buhay? Na parabang hindi na sila muli pang magkikita. Pinili ni Jenna na ipagkibit-balikat na lamang ang pakiramdam na iyon. Inihatid ng tanaw ni Neil ang pag-alis ni Jenna. Hindi ito umalis hanggat hindi nawawala sa paningin ang yating sinasakyan ng babaeng lihim pa ring minamahal. Alam niya, hindi na siya kakailanganin pa ni Jenna dahil nakatakda na itong lumigaya sa piling ng lalaking tunay na iniibig. At panahon na rin marahil upang bigyan niya ng tsansa ang sarili na hanapin sa iba ang kanyang kaligayahan. Maingiti sa mga labi ni Neil nang ihakbang ang mga paa palayo sa lugar na yon. Palayo kay Jenna. 4 na taon na ang nakakaraan pero walang nagbago sa isla. Maganda pa rin iyon tulad noon. Nang tumuntong ang mga paa ni Jenna sa maputing buhanginan, hindi niya napigil ang pagbabalik sa isip kung paano naging paraiso ang lugar na yon sa kanila ni Lucas. 4 na taon na ang nakakaraan. Saglit pa siyang napapikit upang namnamin ang mga alaala ng isang espesyal na gabi sa lugar na iyon. Nang muli siyang magmulat, nasalubong ng kanyang mga mata ang palapit na lalaki. Reminiscing the good times we had in this paradise? Tudyo ni Lucas na waring nahalata ang saglit na pagnanakaw niya sa mga alaala. Namula si Jenna. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matigas niyang tanggi. Nasaan ang anak ko? Ilitaw mo ang bata nang makauwi na kami. Bakit? Sino ang may sabi sa'yo na uuwi pa kayong mag-ina? From now on, you will stay here with me.
Anong sinabi mo? Ibigay mo sa akin ang bata at naghihintay ang yate ni Neil. Yun lang bang inaalala mo? Sandali. Iniwan siya ni Lucas at tinungo ang nakadaong na yate. May sinabi ito sa mga tauhan ni Neil na naroroon. Pagkatapos, nakita ni Jenna na unti-unti nang umaandar palayo ang yate sa maliit na daungan. Napatakbong palapit si Jenna. Hey! What are you doing? Huwag niyo akong iwan dito! Sigaw niya. Pinigilan siya sa braso ng lalaki. Anong ginawa mo? Bakit mo pinaalis ang sasakyan ko? Galit na usig niya sa lalaki. Baka kasi mainip sila. Sa isang buwan pa tayo aalis sa lugar na to. Naluloko ka na ba? Oo. Naluloko na ako. Naluloko na ako't nababaliw sa pangungulila sa'yo. Pagkasabi nyo'y bigla siyang pinangko ng lalaki. Hey! Gulat na bulalas ni Jenna. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ko! Shh! Huwag kang maingay. Baka magising ang anak natin. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Lucas. Ako man. Walang nagawa ang pagpupumiglas ni Jenna sa lakas ng lalaki. Nagawa siya nitong iakyat sa bahay at ipasok sa silid nito. Pagkuha'y ibinagsak siya sa kamang naroon. Ngayon, babayaran mo ang mga kasalanan mo sa akin. Sabi ng lalaki. Wala akong kasalanan sa'yo. Singhal ni Jenna. Ngunit parang walang narinig si Lucas. Inalis ang pangitaas na damit. Kinabahan si Jenna. Kaba na may kaakibat na antisipasyon at pananabik. Anong gagawin mo sa akin? Pagsasamantalahan mo na naman ba ako tulad noon? Correction. Hindi kita pinagsamantalahan. Kusa mong ibinigay ang sarili mo sa akin, remember? Pinamulahan ang mukha si Jenna. Umupo sa gilid ng kama ang lalaki. Masuyo siya nitong hinawakan sa baba. Iniiwas ni Jenna ang mukha. Ngunit muli iyong ibinaling ni Lucas paharap dito. Look at me, Jenna. Basahin mo sa mga mata ko. Kung gaano kalaki ang paghihirap ng loob na ibinigay mo sa akin when you broke our promise. Wala akong ipinangako sa'yo. Masigasig niyang tanggi na hindi masalubong ang mga mata ng kaharap. Nangako akong babalikan kita. You promised me you'd wait for me. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangang pairali niya ang galit na ay sa loob ni Jenna. Dahil kung hindi, baka bumigay ang tinitimpi niyang damdamin. Will you stop pretending? Singhal ni Lucas. Alam kong alam mo ang sinasabi ko. Hindi mo yun maaaring makalimutan. Gaya ng hindi ko paglimot sa mga namagitan sa atin sa lugar na ito, na hindi ko alam na nagbunga. Pero bakit itinago mo sa akin ang katotohanan iyon? Bakit itinago mo sa akin ang ating anak? Dahil ayokong malaman niya na siya'y bunga lang ng isang paghihiganti. Puno ng pait ang tono ni Jenna. Natigilan si Lucas. Unti-unting lumambot ang anyo. Maya-maya pa ay malalim na napabuntong hininga. Hindi kita masisisi kung ganyan ang isipin mo. Dahil totoong dinukot kita noon para makaganti sa iyong papa. Plano kong lapastanganin ka ng paulit-ulit. Tulad ng ginawa ng iyong ama sa aking kapatid. Pero nagawa ko ba? Hindi. Dahil hindi kita kayang saktan. Hindi kaya ng konsensya mo. Kaya ang ginawa mo, pinaibig mo ako sa iyo para ako na mismo ang kusang magbigay ng sarili ko sa iyo. Na siyang nangyari. Hindi nga naman masasabi ni Numan o kahit ng konsensya mo na dinahas mo ko. Alam mong hindi totoo yan. Hindi kita tinuruang ibigin ako. And for your information, hindi natuturuan ng puso kung paano magmahal. Kusa yung tutubo na kahit pigilin mo, uusbong at uusbong kahit para sa maling tao. Tulad ng nangyari sa ating dalawa. Natitilihang napatitig si Jenna sa mga mata ng lalaki. Gustong arukin mula sa mga iyon ang katotohanan ng huli nitong ipinahayag. Sa ating dalawa? Are you trying to say na minahal mo rin ako? Hindi. Iling ng lalaki. Ngunit bago umalasa ang kalooban ni Jenna,
kagyat itong nagpaliwanag. Minahal is not the right word. Dahil hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Ilang saglit na hindi nakahuma si Jenna. Tama ba ang kanyang narinig? Pero kung tama man, hindi niya yun pwedeng paniwalaan. Sinungaling! Galit na bulalas niya nang makabawi sa pagkabigla at malakas na itinulak ang lalaki. Tumayo siya at tinungo ang bintana. Mula roo'y tanaw niya ang baybayin kung saan niya unang ipinagkaloob ang sarili kay Lucas. Ngunit sa baybayin ding iyon niya nasaksihan ang paglalambingan ni Lucas at ng isang babaeng hinihinala niyang siyang tunay na katipan ng lalaki. At syempre pa'y siya ring tunay nitong minamahal. Tumulo ang luha ni Jenna sa mapait na alaalang iyon. Hindi ako sumira sa pangako ko sa iyo. Sabi niya na hindi humaharap kay Lucas. Hindi kita hinintay dahil ako ang kusang nagbalik dito nang malaman kong nagbunga ang espesyal na gabing iyon. Pero kung alam ko lang ang eksena ang maabutan ko rito, hindi na sana ako nagbalik. Kumunot ang noo ni Lucas. Anong eksena ang tinutukoy mo? Ang paglalambingan niyo ng babaeng siyang tunay mong minamahal. Napamaang ang lalaki. Halatang naguguluhan ito. Lumapit ito sa kinatatayuan ni Jenna at pinilit na maiharap sa kanya ang babae. Linawin mo ngang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan eh. Sinong babae ang... Huwag ka nang magkaila pa dahil nasaksihan mismo ng dalawang mata ko ang paglalambingan yung dalawa ng iyong kasintahan sa tabing dagat. Pero wala akong kasintahan. Walang naging... Kahit isa. Minsan lang ako natutong magmahal. At yun ay nang makilala kita. Dahil sa inihayag na yun ni Lucas, biglang nag-alinlangan si Jenna sa mga bagay na naglalaro sa isip. Pero nakita kita at ang babaeng iyon. Wala nang gaanong puwersa sa tono niya. Sigurado ka bang ako yon? Hindi ko nga nakita ang mukha pero alam kong ikaw yon. Saglit na nag-isip si Lucas. Tell me, kailan ka bumalik dito? Maya-maya'y untag nito. Isang buwan pagkaalis ko dito. Tiyak na sagot ni Jenna. Napangiti si Lucas. Kung ganon, paanong mangyayaring ako ang lalaking sinasabi mo? Gayong dalawang linggo pagkaalis mo, bumalik na kami ni Jig sa Puerto Princesa. Si Jenna naman ang napamaang. Pero sino ang taong nakita ko rito? Paminsan-minsan kasi, hinihiram ng mga kaibigan ko ang resort na ito. And yeah, I remember now. Noong mga panahong yon, hiniram pala sa akin ito ni Efren at ng girlfriend niya. Sinong Efren? Isang kaibigan na medyo kaporma ko nga. Kaya pwede mo ngang mapagkamalang ako kapag nakatalikod. Hayaan mo, isang araw, ipakikilala ko siya sa'yo. Para mapatunayan mo na siya at hindi ako ang lalaking nakita mong nakikipaglambingan sa ibang babae. Paano ko makakasiguro na totoo ang sinasabi mo? Alam ni Jenna, pinipilit na lang niya sa sarili ang galit at pag-aalinlangan. Hinawakan siya sa baba ni Lucas at masuyong itiningala sa mukha nito. Buksan mo ang puso mo, Jenna, at mararamdaman mo ang katotohanan. Na wala akong ibang babaeng minahal at patuloy na minamahal kundi ikaw. Matapos malinawan ang lahat, tuluyan lang humulagpo sa dibdib ni Jenna ang tinitimping damdamin. Kailan may hindi rin siya tumigil sa pagmamahal sa lalaking ito. Lucas! Siya na ang kusang yumakap sa lalaki. Umiyak siya ng umiyak sa dibdib nito. Sari-saring damdamin ang sumambulat sa dibdib niya sa mga sandaling iyon. Panghihinayang sa mahabang panahong nagdaan, pagsisisi sa kanyang naging pagkakamali, galak na sa wakas ay muli silang nagkatagpo, pananabik at wagas na pag-ibig para sa lalaking ito. Walang sawang tinuyo ng mga labi ni Lucas ang mga luhang gumugulong sa mga pisngi ni Jenna. Sobrang miss na kita. Paulit-ulit nitong anas habang pinupupog ng halikang mukha niya.
Akala ko'y hindi na tayo magkikita pang muli. Hindi makapagsalita si Jenna. Parang sasabog ang dibdib niya sa labis na kaligayahan. Maya-maya, ang mga labi na niya ang hinahalikan ni Lucas. Kapwa sila nangangatal sa labis na pananabik sa isa't isa. Pinangku siya ni Lucas nang hindi inaalis ang pagkakahinang ng kanilang mga labi at marahan siyang inilapag sa kama. Marami kang kasalanan na dapat bayaran sa akin. Sabi nito nang saglit na lagyan ng puwang ang kanilang mga labi. Ipinapangako ko na hindi kita patatayuin ng kamang ito hanggat hindi mo nababayarang lahat. Malapad na napangiti si Jenna. Handa akong bayaran ng lahat. Kahit isama mo pa pati ang interes. Nanunod yung tugon niya. Nalalo lang nagpatindi sa pananabik ng lalaki. Sinibasib siya nito ng halik sa buong katawan. Napahagik-gik si Jenna. Nang walang ano-ano'y pumunit sa katahimikan ng paligid ang malakas na iyak ng isang bata. Si Allen! Gulat na bulalas ni Jenna. Natapik ni Lucas ang noo. Anak! Ang sama naman ng tiyempo mo. Hindi bale. Mahaba pa naman ang panahon para may sagawa mo ang paniningil mo. Natatawang sabi ni Jenna bago sila magkasunod na tinungo ang kabilang silid kung saan nanggaling ang palahaw ng bata. Nasorpresa si Jenna nang makuha agad ni Lucas ang loob ni Allen na parabang kilalang kilala na ito ng bata. Lalo pa siyang nagulat ng tawaging daddy ni Allen si Lucas. Gayong ang alam nito'y si Neil ang tunay na ama. Anong ginawa mo? Takang tanong ni Jenna kay Lucas. Simple lang. Ipinakilala ko sa kanya ni Neil. Lalong nasorpresa si Jenna. Si Neil? Oo. Sinabi niya kay Allen na ako ang tunay niyang daddy. Naguluhan lang ng konti ang bata. Pero madali naman siyang napaniwala dahil obvious naman talaga na ako ang kamukha niya at hindi si Neil. Sabi ng habat may kinalaman dito si Neil eh. Huwag ka nang magalit doon sa tao. Gusto niya lang na lumigaya ka. At alam naman niyang wala namang ibang makakapagpaligaya sa iyo kundi ako. And I really admire him. Dahil kahit mahal ka pa rin niya, mas pinili niyang magparaya para lumigaya tayong dalawa. Napabuntong hininga si Jenna. Hindi niya rin napigil ang paghanga sa ginawang kadakilaan ni Neil. Yeah. Napakabuti talaga ni Neil. A real gentleman. Hindi ko siya makakalimutan sa ginawa niyang ito. Mami! Daddy! Pinutol ng boses na yon ni Allen ang pag-uusap ng dalawa. Tumatakbong palapit sa kanila ang bata mula sa paglalaro sa dalampasigan. Sina Lucas at Jenna ay nakaupo sa isang malapad na bato habang binabantayan ang anak. Daddy! Look what I got! What is this called? Tanong ni Allen na ipinakikita ang napulot na malaking kabibe sa ama. It's a seashell, Allen. It's so beautiful. Pagkway bumaling sa ina ang bata. Mommy, I don't wanna go back to the States anymore. I like it here. Si Lucas ang sumagot. Don't worry, son. You're not going back to the States anymore. You're gonna stay here with Daddy. Natuwa ang bata. Pagkway muling nagtatakbo sa tabing dagat. Natutuwang nagkatinginan sina Lucas at Jenna. Pagkway humilig ang huli sa dibdib ng lalaki at buong kakontentohang pinanood ang paglalaro ng anak sa tabing dagat. Larawan sila ng isang kompleto at masayang pamilya. Pagkaraan ng ilang buwan, idinaos sa islang iyon ang marangyang kasal nina Lucas at Jenna. At pagkaraan pa uli ng ilang taon, hindi na nag-iisa si Allen sa paglalaro sa tabing dagat. May kalaro na siya. Si Jocas, ang bunga ng mga paniningil ni Lucas kay Jenna. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at naway nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. Ito po ang Rated Stories. At hanggang sa susunod na kwento,